Partner, kumusta? Yun! Good evening! Hello, hello! Good evening! Medyo, nahirapan kang makakonek ha? May problema ba dyan sa inyo? Oh, anyways, andito tayo, importante, nakapasok ka na at makukumusta na natin yung AFC, FIFA, international referee natin. Yeah. Yes! So, wag na natin patagalin, no? Yung... Siyempre, ipakwento natin sa kanya ano ba yung experience nung history na magkaroon ng bubble dito sa Pilipinas, no, yung mag-officiate dun sa loob ng Philippines Football League. Yan. So ang guest natin ngayon, good evening po sa lahat ng nanonood ng Football Life. We would like to greet everyone for watching our show. Ito po kukumustahin natin yung referee natin, no, pinagmamalaki ng Pilipinas na officials ng na nag-whistle doon sa pinaka crucial na game doon sa PFL, no, a week ago, if I'm not mistaken, no. Ang name ng guest natin, partner, sa season 2 natin, okay, si Clifford Daypuyat. Yan. So he is a PFF referee and AFC and FIFA referee as well. Yan. So huwag na natin patagalin, no? Pero syempre, nagpapasalamat kami dun sa aming partner na si Decathlon Alabang for always supporting Football Life. Yan. So i-welcome na natin, partner, ha? Si guest natin. Clifford. Hectic din schedule nito eh, partner. Buti na paunlakan din tayo. Yun, no? Naka-mute ka. Check mo yung mute mo. So, habang inaantay natin na inaayos ni Clifford, grabe, partner, no? Yung mga activities ngayon, no? Salute kami dun sa lahat ng mga sumusuporta dun sa mga program ng fundraising para dun sa mga naapektuhan ng bagyong Ulysses, no? So, keep it up. Ako, nag-collect din ako ng mga hindi ko na nagagamit na football stuff, no, mga damit, at I will donate also. Ikaw ba, partner, meron bang mga ano diyan sa Baguio ngayon? Maraming mga ano rin dito, mga programs, mga ginagawang fund drive, yeah, yung mga organization to help ano yung mga kapatid natin na baha. Yes. Talanta ng bagyo. Importante yan, no? Kasi kung tayo, we are safe, no? Importante na kung ano yung meron tayo na hindi natin ginagamit, i-share natin. Kasi mas kailangan ng mga kaibigan natin na nasalanta ng bagyo, no? Oh, sa Cagayan, sa Bicol. Good evening, Clifford! Okay ka ba dyan? Oh, kumustahin na natin yung mga nanonood habang inaayos ni Clifford. Good evening, Sir Bombet Rosales. Good evening, Sir Jimmy Sumugod. Good evening, sir. Si Dave Fiangan. Oh, good evening, coaches from Cordilleras. Jabidu. Good evening, Sain Magusara. Oh, good evening, Sir Jerry Andres. Yan, watching. Good evening, Sir Jerry. Ready ka na rin, ha? Naka-line up ka. Na-mention mo ba si Alan? Oh, pala, si Alan din. Oh. Good evening, Santo Papa Kiko. Hello, mabuhay. Good evening, Coach Adrian. Clifford, okay ka na? Naka-mute ka pa. Ihanapin mo yung ano, unmute dyan sa phone. Sa baba. Yan.
Meron, naka-mute ka pa. Nasa, di ko na makita yung yellow card ko. I-yellow card ko na to si Clifford eh. Yun, watching rin si Billy Joe. Siyempre, yung PFF Referees Department. Billy Joe Kim. PFF Referees Department partner, nanonood, no? Pumasok. Yes. Hindi si, niya... ano ba yan? Si... Sige, habang kinakapa niya, hinahanap niya yung audio niya. Nawala ka rin, Coach Mike. Nagahang ba, partner? Eh, yung audio mo. Yan, okay na ba? Okay na, okay na. Yan, okay na, yun. So, habang... Pero wala pa siya. Habang inaantay natin, siguro baka yung connection niya, no? Ayan, nandyan si, yung referees department, nanonood, no? PFF referees department. Good evening sa inyo, mga referees. Andito yung ating pambato, di ba? Tapos, ayan, yes. Si Ross Rillera. Yun, kasama ko lang kanina yan, ha? Yun, Ross Rillera. Tapos, si Sir BJ Abad. Good evening. Yun. Yeah, sa DepEd naman. Bigatin yan sa PFF. Former referee rin yan. Yes. So, yan. Inaantay po natin si Sir Clifford kasi medyo nagka-problema siya sa ano niya. Sa, I don't know kung yung sounds kasi hindi ro niya marinig. Yan. Pero yan, nagka-connect na siya ulit. So, again, no, yung mga nangyayari ngayon, no, let's just stay positive, everyone. Oh, don't forget to pray, syempre. Very important, no? Maraming negativity, but I know... Ikaw, nagpipray ka ba, partner? Yeah, of course, partner. Oh, nandiyan pala si Doc. Hindi ka ata nagpipray, eh. Pray ako. Ikaw ba nagpray ka na? Ayun, nawala na yung sign. Yes. Yung mute niya. Clifford, kumusta? Okay na? Coach. Yun! Problema. Sorry. Okay lang. Importante na kapag. Okay lang. Na. Chill. Chill lang. Relax lang tayo dito. Ikaw, tense. Alam ko nga. Ba, natitense ka pa pala? Sa mga ganito, first time kasi. Ah, ganun ba? Pero kumusta? Alam ko, medyo busy ka kanina eh. Pero at least, Oo, kaya sinend ko sa'yo yung ano kanina para malaman mo rin na ongoing yung Zoom meeting kasi. Yeah, oh, importante yun kasi updating kayo, syempre, di ba? Yes. Oo. So, ayun, gano'ng katagal ba yun? Mga ilang oras ba yung ano mo? Nag-start kami ng 4, tapos natapos mga 5:30 siguro or 5:45. Okay lang. Oh, baka meron kang gustong batiin. Syempre, maraming nag-aabang sa'yo. Marami. Nabati ko na yung honestly, sige. Oh, marami. By association na lang, no. First of all, syempre yung family ko ngayon nanood, nasa Pagadian, nanood sila ngayon eh. Yun. Tapos yung FF family, hindi ko na may isa-isa, dami din, especially Sir Nonong, Sir Ed, and yun sa most reliable namin sa referees department, Sir Abel De Castro, tsaka yung ano, chairman referees committee, Mr. Nanyola, nasa Quezon ngayon, tsaka yung chairman namin ngayon, Mr. Edwin Alubin, magandang gabi po, tsaka sa mga kaibigan ko sa Mindanao, fellow football referees, sa lahat-lahat, dami yun, basta mamaya-maya, baka maka ano, ma-realize ko na may hindi pa ako na-greet. I-greet ko na lang mamaya, watch ongoing. walang problema. So, ito, mga nanonood sa'yo ngayon, pumasok si, siyempre, yung ka-amigo mo rin, Giovanni Villagracia. Oh, yun pala. Oh, yun first mentor ko, Mr. Giovanni. Naglalag ka, Coach Mike. Ah, naglalag ba? Sorry. Greet ko, happy birthday pala kay Coach Giovanni. Oo nga pala, happy birthday. Oh, birthday niya ngayon. Bigyan ng isang bagsak.
Happy birthday to you. Ayan, kita mo naman. Good job, ha? O, ayan. Tapos si ano, Meliton Pelayo. Ayan, nanonood sa iyo. O, yun. Part Meliton. Musta part? Rizalito, Arapok. Saka yung mga tropang Seda referees na kakatapos lang na PFL bubble. Musta kay lahat? Ayan, yan yung mga pag-uusapan natin mamaya-maya, no? Yeah. Partner sa iyo dyan, sa Aris TV, tapos na sa Coach Mike TV eh. Ikaw naman. Ang dami. Ang dami nila dito. So, hello, Santo Papa Kiko. O yun. Pineda Mendoza, Mick Jan. Yun, Mick Jan. Coach Ronald Patulin. Yun. Coach Ronald. Giovanni Villagracia. Ginian Dualan. Rizalito Arapok. Sien Magusara. Robin Kainglet. Yun, Robin. Rizalito Arapok. Meliton Calivara Pelayo. Giovanni Villagracia, Sien Magusara. Tito Dudes. Yun, no? Yun. Tito Dudes, sensei din yan. Adrian Laiuge. Oh, Adrian. Yun, yung mga... Babati daw na Team Y Kumpiansa from, ano yun, Mindanao football referees yun. Ayun nga, yun, nag-comment nga siya eh, si Coach Adrian. Oh. Ayan. So, Coach, Sir Clifford, no? Oh, Clifford na lang. Clifford na lang, Coach, yes. Clifford na lang. Clifford na lang. Ano bang nickname ang pwede tawag sa'yo? Mahaba yung... Cliff. Oh, Cliff. Cliff. Oh, Cliff. Oh, Cliff. Hello, ako si Coach Aris pala, no? Dito yes, sa Coach Aris. Kumusta? Coach. Oh, hello. Kumusta? Good evening, Coach. Okay lang naman. Ako rin papakilala. Ako nga pala si Coach Mike. Oy, Coach Mike. Kung ganda gabi ka. Wala. Now, winner yan, partner. Winner yan dun sa Golazo tournament ko nun, eh. Ayan, yun. Ibang klase na player yan. Kaya pala nagpapalakas ka eh. Ano siya? Oh, ito. Sa Golazo pala. Si Sir Jerry Andres, game na, yun. Sabi niya. Sir Jerry. Recently nag-birthday din yan si Sir Jerry. At least yesterday or two days ago. Happy birthday din Sir Jerry. Happy birthday Sir Jerry. Yun, isa sa... Sambagsak! Happy birthday to you, Jerry. Dito na natin i-celebrate lahat ng birthday, ha? Oo. Na. Isa sa referee assessor namin pala sa ano. Hey, Sir Tomas Aloria. Sir. Watching from Barotac Nuevo. Yun. Oo. Yun. Ganda gabi po. Yun, Meliton Pelayo. Hindi ka nakikinig, partner. Inuulit mo, ah. Chris Mark. Chris Mark. Pa-shout out daw. Yun, Chris Mark. Lukban Boys. Yun. Boss Rap. Lukban Boys. Regards, regards. Nanyola family. Yun. Franklin Francisco. Oh, yun din. Kasama FIFA referees din from Iloilo. Mga referees pala sa Iloilo. Wow. Magandang gabi, parts. Yeah. Yung co-FIFA referees ko, si Sir Steve Supresencia, pare ko, Linjun Talaber. Magandang gabi kung nanood kayo ngayon. Good evening. Yun, good evening sa inyong lahat. Sabi ni Sir Jerry, salamat sa lahat ng bumati. Sir Jerry, wala ba tayong pampalamig ng konti dyan? Baka ongoing yung ano nila. Order nila ng mga ano, ha? Para makinig dito. Oh, humabol din si Santo Papa Kiko. Laguna yun. Represent. Yes, Laguna. To all the Laguna referees. Siyempre, si Wilfredo Bermejo nanonood din. Ayan, oh. Yun! Sa din sa mga Lodi yan, Lodi. Mga legend referee din. Ayan, siyempre, in charge yan sa... Waling. Sa Golazo, yan ang referee natin, eh. Kasi hindi pa si Clifford, bawal pa siya doon. History lang, Coach. Naging FIFA din ako kasi nag-retire siya nung time na yun. So, ako yung pumalit, technically pumalit sa position niya pagiging FIFA referee. So, shout out.
Yon. Life Walling. Yun pala eh. Yun pala. So Dale Soriano. Yun, Dale Soriano, Laguna. Sa Laguna pala, yung chairman Laguna nila dyan, si Roberto Hernandez. Si Roberto, gandang gabi. Yan. So, isa sa mga referee assessors namin dyan dun sa bubble. So, napaka ano din yung banding. Sir Jerry, Sir Robert, tsaka si Sir Ariel Montaña, ex-FIFA referee. Oh, pala, oh, Sir Ariel. Oh. Good evening, good evening. Okay. So, partner, tanong. So, tanungin yung mga na, iba na... Love life na ba tanungin natin dito? Diretso na natin. Banat na, banat. may asawa ka ba? Girlfriend or family? Unfortunately, wala. Hindi, joke lang. Wala. Kasulukuyan, wala. Yeah. So, wow, chill malinis lang, chill. Malinis. Very good, so, very good. Malinis. Walang istorbo. Pero syempre, with responsibility, I have 3 children. Minabati ko pala yung panganay ko, si Kristen Kay, nanood yun ngayon. Tsaka yung panganay ko, si Bigam, nasa Pagadian. Tsaka yung bunso, si Cyrin Lay Daypuyat, nasa Makati ngayon. Wow. So, hi, good evening. Love you all. Talong-talo pala tayo. Wala pala tayo dito, hangala ko. Naisahan tayo. Tatlo pala eh. Naisahan tayo. Hala. Akala natin, ano na, malinis na. Yung mga alam, malinis na. Hindi, malinis sa yung in relationship status. Pero with responsibility nga, di ba? Ayun. Hindi pwede talikuran. So, yun. Proud father pa rin. Pag ganun pala, edi marami si Mike niyan. Nadali mo naman ako doon. Pero buti na lang, hindi si Mike ang guest natin. At... yun, baka magkaalaman na, coach. Baka magkaalaman na. Magkaalaman na tayo. Adrian Leuga, no? You know, love life sana all available. Baka talaga. Yun. Oh, sige, curious siguro sila bakit ganun yung status mo, ano? Siyempre, ikaw yung hot heartthrob ng referees. Heartthrob. Bakit nga ba ganun? Heartthrob talaga. Ano ba? Eh, separated kayo or hindi kayo katuluyan? Technically, maaga naging ano, batang ama. So at the age of 19, nagkaroon ako ng first baby, college days. So, you know, rookie mistakes, di ba? Ano, like, life eh, ganun talaga. Tapos, pangalawa kong baby, 2008 first baby, 2011 second baby. First relationship ko yun. Tapos, yun, to make it story short, hindi siya nag-last. So, may problema. Yun, ganun talaga sa problema sa relationship. So, hindi nag-progress. So, yun, wala. Tapos, 3 years after, nagkaroon ulit ng relationship. Nagbunga, ano, blessed kami ng isang daughter. Yun, nasa Makati ngayon. Eh, yun. Unfortunately, hindi rin siya nag-workout. So, yun, wala na naman ulit. So, ngayon, for 3 years, chill lang. Yun. So, sa tingin ko, mas okay yung ganito. At least, may responsibility naman, may tinutukan. So, focus na lang muna sa career tsaka sa mga bata. Yeah. So, Mike, asan yung card mo? So, yellow lang yung meron ako. Okay. Bigyan mo nga muna. Wala yung red ko dito eh. Grabe. Tatlong yellow yun ah. Nakatatlo ka na, Cliff ah. Baka malay mo aabot pa sa pang-apat, di ba? Diba? Oh, ano, pa-shoutout din pala dito sa Kaliamunti kung makalimutan yung tinitiran ko ngayon dito sa Mandaluyong, si Sir Kenneth Santos. Player din to, yeah. with his family. Yon. Which JR din pala. Oh. Pero, alam mo ba yung clip? Yung... Yes, yes. Coach Aris, kala ko ba ma-divert ko na doon pa rin ba tayo? Yun nga eh, iba-iba. Kaya ayaw magpa-guest yung mga ibang referee eh. Ayaw nilang kalkal ba? Clifford, ang kinaganda lang din sa football life, no? I mean, hindi lang naman yung profession natin yung pinag-uusapan. Pero, syempre, yung buhay natin, nagiging motivated tayo
because of those challenges, di ba? Yes, correct, coach. Totoo yes. Yan, totoo. I know, you've been in that position kasi may motivation ka, of course. Kaya yung mga naikwento mo ngayon, biruin mo, parang feeling ko, mainit na yung puwet mo ngayon agad eh. Di ba lang? Hot seat na agad eh. Para yung pawis-pawis mo ba? Ano na yun? Hindi. Talaga, pag ano, basta tama yung sabi mo, ano yan, with responsibility. Yun yung yes. Gamitin mo motivation, di ba? Lalo yes, na, correct. Isa ka na ngayon sa paangat. Yeah. Andiyan ka na, tapos bata ka pa, so use it as inspiration yung mga yes. Bata na yun. Yeah. Okay. Indeed. So, nag-start na rin lang tayo, Mike, ano, tsaka Cliff. So, yes, ang dami nang pumasok, kaya kwentuhan na tayo. Ngayon, nakikita ka lagi sa TV, sa football matches, di ba? Pag mga crucial, special matches, ikaw yung nasa salang. Ngayon, mas maigi na makilala ka, no, yung football community. At naka-lockdown naman yung mga tao, yung mga football fans, yung mga players natin. So, mas maganda na andito ka at pinaunlakan mo kami para i-share yung buhay-buhay mo. So, yung lagi naming tinatanong ni Coach Mike, ikwento mo naman kung saan ka galing, paano ka nagsimulang mag-football, hanggang sa napunta ka dyan sa status mo. Sige, okay. Simulan mo nung baby ka pa siguro. Oh, yes coach. At actually daming dapat pag-usapan kasi konti lang nakakaalam na I was born and raised in Sabah, Malaysia. Doon talaga ako pinanganak until 17 years old nung natapos ako ng high school. Tsaka na ako pumunta ng Pilipinas nung 2005 for the purpose of to continue study. But raised with Filipino families. So, nung pumunta ako dito 2005, sa Pagadian ako napunta. Hindi pa sa Dipolog. Yung parang sa Dipolog, darating tayo dyan. So, nung pumunta ako sa Pagadian, dapat mag-college, pinabalik ako ng fourth year high school. Kasi nga, wala akong aralin panlipunan tsaka yung Filipino subject. Kasi, syempre, iba yung aralin panlipunan history doon tsaka yung language. Pero ano ba language doon? I mean, so marunong ka ng language? Sa Malaysia, yes. Marunong po. Marunong ako. Wow, ayos. So, yun. Tapos nung 2005, pinabalik. Muntik ka sana sabi ko, balik na lang ako ng Malaysia kasi ba't ako pababalikin dito eh. Tapos na ako ng high school doon. Sabi naman ng father ko, sabi niya, try mo na muna. Kasi nga, baka magustuhan mo dito. So yun, nag-try ako 2005, nag-school ako sa Pagadian City, sa Santa Lucia National High School Annex. Tapos nung story ng pumunta ako sa Dipolog, kinuha ako sa Pagadian ng regional meet sa football. Tapos nung nag-regional, naging third kami, nung champion yun is Dipolog City. Nung coach nila dati, yung si coach, greet ko pala coach ko, yung Ridge Duke. Ewan ko kung nanonood siya ngayon, nasa England siya ngayon. Hello coach, how are you? Tapos kinuha niya ako sa team Dipolog, representing para palaro. Yung time na yun is 2006 palaro sa Bicol. Although natalo kami, pero at least yung palaro experience nandun. Tsaka after that, kala ko wala ng football. Noon pala, nagplano yung Dipolog na gumawa ng isang varsity team. So, doon nag-offer sila na gusto ko ba daw pumunta ng Dipolog, maging isa sa player nila. Yung isa doon sa close friend ko doon, nagsabi kong, sige, tara, punta tayo. Shoutout ko pala, Brian Gumela, nanood yun ngayon. Tsaka Gumela family sa Dipolog. Yun ang first family ko na napuntahan sa Dipolog. Knowing that laking Malaysia ako, so wala akong masyadong relatives dito. So yun ang tinuturing kong first family ko nung pumunta ako sa Dipolog. Dun. Tapos dun na nagsimula. Tapos yung pagka second year high school nga, na nagkaroon ng girlfriend. So dun, nabuo something. So wala na. Yun. Yung plano
ko balik Malaysia after graduate college, wala na. So, na-stay na dun. So, kaya sabi ko, yung second country, sa tinatawag na after Malaysia, life ko, nasa Dipolog na. So, yung masabi ko, Dipolog. Although, Pagadian and Dipolog. Parang ganun. Cliff, blessing yung nagkaroon ka nga talaga. Kasi kung siguro hindi nangyari yun, hindi ka magsistay sa Philippines at walang Clifford Daypuyat na nagbibigay karangalan dito sa Pilipinas ngayon, di ba? Pagdating sa fishing. Oh, di ba? Sarap pakinggan, coach. Thank you. Yes, coach. Yung ano, Cliff, so, Daypuyat is from Sabah, Malaysia? Yung no. Originally, Tudela, Misamis Occidental. Kumunta lang yung papa ko dun sa Malaysia. So, yun. Taga Tudela, tsaka yung root talaga, alam ko lang, from Camiguin. Pero yung close relatives nasa Tudela, Misamis Occidental. Malapit sa Ozami City. Okay. Yun. Marami palang ano, no? Kalat-kalat. Yes. Pala. So, pwede consider NPA. No permanent address. Pwedeng maraming ano ah. Maraming gamiting apelyedo. Pero ikaw, Muslim ka ba? Hindi ko. Kristiyano? Yes, I'm Christian. Or Katmus? Ano yun? mix ng ano Muslim tsaka Katoliko. Oh, si Mike. I'm a Seventh-day Adventist Christian. Oh, okay. Pala sa so, Seventh-day Adventist sa Pagadian City. Ayun. So, hello. Hindi naman seven dapat yung anak ang aabutin noon, hindi? Ibig sabihin, coach, nasa football tayo, so kailangan 11 para 11, ayun pala. Ilan taon ka na ba? Hello po, hindi. 32. So, uy, kaedad ko lang, Mike. Uy, kaedad mo, coach. Mas bata ako sa inyo. Mas bata ako sa inyo ng, ano, ng 1 year. Kailan yun, coach? 5 years ago ba yun? Mga ganyan. Pero Cliff, no, yung pero ano ah, yung ano, yung mga moment na 'yan, meron ka bang naaalala na siyempre nung pumasok ka sa football, feeling ko magre-referee ako, may ganun bang moment or wala? Talagang football lang, in a sense na player lang. Or naisip mo ba na oh, parang gusto ko maging professional player din someday? Yes, honestly coach, hindi talaga pumasok sa utak ko yung pagiging referee. Honestly nga, isa ako sa mga mareklamo eh nung kapanahunan nung player pa ako. Kaya siguro dun din ako na challenge kasi syempre player mentality ka. So siguro nagamit ko rin yun sa kasalukuyan ngayon sa experience sa field. Kasi syempre intindihin mo yung emotion nila. So kasi naranasan ko rin yun dati. Yung bad calls kasi hindi maiwasan. So bilang player talagang yung emotion mo, intensity mo, yung napaka-high. So magagalit ka talaga sa referee. So yun, na-adapt ko siya ngayon sa pagiging referee. Technically, nakakatulong siya konti. So yung ni-red card mo si Mike Ott, ginawa mo rin ba yun? Oo. Technically, kung hindi ko makalimutan sa palaro, yung 2006 nga, talo na kami eh. So, parang, di ba, pag alam mo na, as a player before, dumating talaga yung mga ganung situation na talo na eh, bahala na to. Parang ganun. Almost same situation, pero nasa likod lang. Parang ganun. Red card ako. First ever red card ko yun sa paglaro ng football. Hindi ko makakaya, hindi ko makalimutan. Palaro sa Bicol 2006. Biro mo, naitatong ko, di ba, may history pala. Yung may connect part yan, bigla. Alam mo yan. Kasi yun yung ano eh, na talagang walang hesitation eh. Pag banat ganyan, takbo ka si Clifford, nakaangat yung red card eh. Ang bilis mo palang bumunot, no? Mabilis mo na, tatlo nasa na nga eh. Kaya coach, di ba tayo nakamove on dyan? Ano ka ba, Mike? Yung mga gusto mo bang matuto talaga eh. Sabi ko nga. Tatlo lang yung dinedeclare niya, pero malay natin, marami pang nabaril. Hindi. maganda yung... tinutukoy po natin, ano, yung red card, ha? Baka sabihin nila, iba yung usapan dito. Sige, Mike.
Hindi. Yung moment na yun. Nakatsip tuloy ako, coach. Pinapawisan ako. Hindi. Ang gusto lang namin dito, maging masaya din yung mga guests natin, di ba? Kasi may mga may mga hindi na pag-uusapan naman about, di ba? Usually, ewan ko ba, yung na-interview natin usually, sabi mo nga, ikaw na yung pangilan na, pang 44 na la, feeling nila kinakabahan pag tinatanong dito sa Football Life eh. Oo. Tapos naman ng show, sasabihin naman nila masaya sila, di ba? Yun yung importante. Yes. Yes. So, correct. Ituloy na natin doon, di ba? Na-meet mo yung una. Nagkaanak ka. Bumalik ka na naman. Ikaw yung red card. Bumalik ka na naman eh. Siyempre, curious lahat eh. Baka may yellow card to. Tayo. Yellow card muna. Mag-alawa rin. Yellow card na. Meron ka ba dyan? Meron ka dyan? Labasan mo nga. Wala eh. Wala, wala. Wala. Nandun sa bag. Walang armas. Pahinga muna yung... Sige. Muna. Balik tayo dun ano, nung college, high school pa lang yon. Nung lumipat ka dito sa Dipolog, saan ka nag-college? Doon nga tayo ulit sa Dipolog, Dipolog City, Dipolog Medical Center. Shoutout ko nga pala, Dipolog Medical Center ng mga ano, Sir Flint Concha, yung may-ari ng ano dati, school namin dati. Yun. Anong course mo doon, Cliff? Commerce. Two commerce courses. Kung tanong mo ako bakit, tapos, kasi nandun yung mga tropa eh. Kaya yun, nag-commerce ako. Hindi kaya ang daming chicks doon, kaya doon ka sumunod. Hindi, wala nga eh. All boys nga yun halos eh. So, ay, ganun. Ganun ba? Okay. So, nung nasa college ka ba, active pa rin yung football activities nyo? Yes, coach. Football program that time? Yes, coach. Varsity, kung tutusin, mas maraming ang football time kaysa sa study time eh. Parang ganun. Eh, kasi nag-start ako dun, nag-represent na kami yung school namin. Halos kami lahat, same age. So, representing under 19, under 23. So, men's open. Tapos may, ano pa, uni games, tapos pre-saa. So, yung calendar year, umikot lang dun sa football. Yun. Minsan ano ba yung mga, anong pwesto mo na nilalaro, Cliff? Dati, nag-start ako is defender, left back. Although right-footed ako, pero nilagay ako sa coach yung left back. Tapos later on, nung college, yung third year, ganun, ginawa kong winger. Tapos, nung nagtapos ako bilang striker. Yun, striker. Pangat ng pangat, ha? Hat-trick, kaya hat-trick eh. Striker kaya to hat-trick. Eh. Mabilis mag-goal, man. Kaya pala eh. Mabilis mag-shoot. Mabilis. Okay, nung time ba na yon dun sa ano? Kasi even here, ano, sa Cordillera, kami-kami rin yung volunteer referees. So, doon ba una na nasubukan nyo na ano? Nag-officiate kayo sa mga festival, football tournaments? Yes, coach. Or dito na sa Manila? No, doon pa lang, sa probinsya pa lang. Siyempre, bilang varsity, tapos yung football community namin, di naman masyado malaki. Shoutout pala, Zamboanga del Norte Football Association, Zandifa. Saka, yung di naman masyado malaki. So, kami-kami lang din. Kami yung magko-coach sa mga bata. Kami yung magre-referee sa mga festival, yung mga tournament. Kami-kami, umikot-ikot lang yun. So, doon nagsimula. Although, honestly speaking, na parang, siyempre, hindi ka talaga referee yung mentality mo. Basta lang, yung contribution mo lang sa FA nyo, parang ganun. So, nagko-coaching, officiating, di ba? Ganun naman talaga yun pag nasa provincial FA tayo. Yun naman talaga yung makontribute natin eh. Yun. So, lipat na tayo. After na tapos mo yung commerce, di ba? Yes, ang coach. Tanong ngayon, paano ka na nalipat dito sa Manila? Prior to that, habang nandun pa ako sa Dipolog, syempre, tapos na. Tapos, yung lumipat ako dito nung nangangailangan na ng provincial referee para sa UFL tsaka yung NCAA. Dun, tapos,
big decision yun kasi syempre yung time na yun may trabaho na ako sa City. Although JO lang job order. Pero okay na rin sa sports committee. So nagte-train ako ng mga bata doon sa every elementary school prior to regional games, parang ganun. Pero nung yun sinabi na ng head chairman namin nung time na yun is si Sir Montaño Mundia. Ay, shoutout pala Sir Montaño, nasa Bacolod, Sir Mundia. Si ano ba yan? Si Coach Tarok ba yan? Yes, Coach Tarok. Yun, yun yung pina, yung naging FIFA ko siya, yung pinakauna kong head ng chairman, referees department. Tsaka si Sir Alan, Sir Alan. Clifford, coach ko yun nung sa CSB. Coach, coach ko siya sa CSB. Isa sa mga okay. coach. So related pa rin. Yeah, si yes, Tarok. Coach Tarok. Coach Tarok. Yun. So daan-daan lang, Sir Tarok, ha? ingat sa katawan. Yes, oo. Sir, we did. Tapos yun, okay. Tapos nangangailangan. So, big decision nga. Tapos, nung time na yun, FIFA na ako kasi naging FIFA 2014. Nung pumunta ako dito sa Manila 2015. So, yun. Nag-decide ako. Sacrifice konti. Kasi yung family ko, iniwan ko dun sa Dipolog. Time na yun sa Dipolog, yung mga bata. Pumunta sa Manila. Kasi, syempre, gusto mo habulin yung career mo, di ba? Kasi, pag alam naman natin, pag sa probinsya, wala masyadong opportunity para mag-officiate. Kasi ano lang meron, under 16, under 23, mostly festivals lang, di ba? Hindi naman siya talaga yung official game ng Philippine football. Tapos, sa pagiging FIFA, kailangan mag-referee ka sa top league sa country mo. So, yun, wala. Parang talagang nag-try, kaya napunta ako dito sa Manila. Sino ba ang ano mo? Meron ka bang idol pagdating sa officiating? Or, sige, bago mo na yung officiating, yung paglalaro ng football. Pag-usapan, oh, yes. Sinong idol mo? Di ba, lumaki ako sa Filipino parents, so Filipino community. So, pag sinabi Filipino community, basketball. Although, nasa Malaysia ako nung time na yun. Pero nung grade 1 kasi, sa school namin, nags-grade 1 ako, isa sa PE namin yung football. So, hindi ko man gusto yung una, parang PE siya eh. So, kailangan mo. Maglaro ka kasama yung mga classmate mo, mga ganun. Tapos, nag-develop yung interest galing dun. Tapos, nung pagka-grade 2, nakita, pinapalabas na sa TV yung Premier League. So, yun, pinakauna kong idol talaga, siguro idol to ng lahat, is David Beckham. Yun! Yun, ginayagaya, yung pagsipa, position ko nun, right winger, tapos nagpabili ng sapatos, although pinagalitan pa, pero nabilhan naman yung sapatos na Davy, yung predator na David Beckham. Yun! Naiyak pag hindi nabilhan ng ganun. Yung lahat, Beckham, tas naalaw pa nga, nung kasagsagan ng talagang sikat na sikat si Beckham, pumunta lang ako sa library ng school namin, kuha ng newspaper, tapos guguntingin, kunin yung poster ni Beckham, tas ilagay sa, yung tawag ng scrapbook. Ganun. So, idol na idol eh, tsaka Manchester United talaga. Yun, simula, dati pa simula, idol ka na yun, Manchester United, tsaka David Beckham. Ayun. Oh, doon nagsimula yung football eh. Oh, partner, bago natin maano yung David Beckham kasi iano na natin sa mga nanonood sa football live yung di coaching eye na game natin, no? Yung kwentong kamukha ni Clifford, no? Yung mga nanonood dito sa football live, in-invite namin kayo na mag-comment kayo doon sa comment section natin sa football live. Baka mahulaan nyo kung sino yung pahuhulaan namin ni Coach Aris. No? Dalawang tao ito na masabi namin medyo mahirap ng konti pero mamaya si Clifford mag-decide kung sino ba yung feel niya na kamukha niya sa dalawa. Di ba? Oh, partner, sino yung feeling mo na kwentong kamukha ni... Pag dating sa kwentong kamukha, naalala ko na naman yung pagkapanalo ko eh. Ayan, laging ako yung nananalo, Cliff, ano? Excuse me. Pinipili ko kasi alam ko na gusto ng guest eh. Excuse me.
Ginagamitan mo kasi ng ano eh, ginagamitan mo pacifying ba? Kailangan, minamanipulate mo. Pero si Clifford, hindi mo pwede i-manipulate, referee yan. Yan. Kaya ginaganyan mo yan, hindi mo mamanipulate yan. O, sige. I-ano mo na yung clues mo. Sige. Try. O, nawala ata yung partner ko ah. Coach Aris, saan ka nagpunta? Coach? Okay ka lang? Nawala. O, anyways, bago natin ituloy yun. Sure ah. Ayan. Pati sa ugali. Hawig na hawig. Ba't nawala ka? So, ito ay action star. Oo, tatlo yun ha. Tatlong clues. So, pwede kang tulungan ng mga partner, viewers natin. Partner, ulitin mo kasi nag-lag ka. Nag-lag. Ulit, coach. Ulitin mo, nag-lag ka eh. Nag-lag ka naman, Mike. Ikaw yung naglalag, ikaw nga yung walang picture. Yan, o yan, meron ka na. O yan, nakikita ka na ni Clifford. O. Ulitin mo raw yung clues mo. Okay, ang clue sa akin, ano, dahil sa akin, huwig na huwig ito, hindi lang sa mukha, pati sa pagbubunot. So, ang unang clue, action star, Pilipino. Ang pangatlo ay, ano ba yun? Maangas, parang ikaw pag nag-referee, maangas. Pero ito, Pilipino ano, Pilipino action star. O, okay na yun, madali na yun. Tutulong yung mga ano, viewers. Ikaw naman, Mike. Okay na yung clue mo, wag mo na dagdagan kasi pag dinagdagan mo, talagang gusto mo manalo parati. Binibigay mo yung clue para manalo ka lahat eh. O, ito naman sa akin, yung apelido nito, Clifford, kilalang kilala sa government, no? Pagdating sa gobyerno. Yan. So, tapos, artista rin to, showbiz. No, showbiz din siya. Na artista din, tapos magaling kumanta. Yan. Magaling siyang kumanta. No, medyo kahawig mo to. Medyo ano to eh, ang mga awards niya, meron siya sa ano eh, Awit Award for Best Ballad Recording. Yan. So, singer siya, ballad artist, no? Na sikat. Oh, tama na, dinadagdagan mo. Ikaw yung madaya eh. Tatlo lang yung usapan eh. Tatlo lang yung sinabi mo ah. Talaga, Mike. Oh, anyways, tuloy. Okay. Tuloy. Tuloy na yun, natin, may ano? May nag-comment. Oh, yung pinsan ko, shoutout pala yung mga pinsan ko, nasa Malaysia sila ngayon, nanood sila ngayon dun. Yun si Alvin Montimayor Postanes. Sabi niya, Gary V daw eh. Oh, i-reserve niyo yung ano, yung comment niyo ha, make sure tama. No, mamaya. Pero yung Gary V hindi. So ayan, pwede ka pang mag-guess ulit. Pag nanalo kayo, bibigyan namin kayo ng discount sa Decathlon Alabang. Kasi yun. This game is brought to you by Decathlon Alabang. Ayan. So pwede kayong maghula ha. Comment lang kayo diyan. Si Gary V hindi siya si Gary V. Richard Gomez, hindi rin si Richard Gomez. Grabe. Grabe mo. Grabe naman, Richard Gomez. Kaya nga eh. Pero pero hindi namin sasabihin kung tama o mali yun, ha? Oo. Oh. Basta hula lang kayo. So, yun, Clifford, balik tayo ulit dun sa, ano, sa pinagdaanan mo, no? Hirap pala nito. Nakakatuwa lang din, no? Nakakatuwa lang kasi, di ba, yung drive mo para i-pursue yung career, 'di ba, yung risk o yung gamble mo from, sabi mo may trabaho ka nga doon sa area niyo, tapos nag-move ka dito sa Manila, and now you are able to hindi pa naman totally but andun ka na eh, packet ka na eh, tuloy-tuloy mo lang. Pero ang sasabihin ko lang ngayon is paano ka ngayon nang pumasok ka dito sa Manila, ano yung mga challenges mo as a referee? Siyempre marami yan eh, 'di ba?
Coach. Saglit lang, Coach. Sige lang. Ko ayusin to. Baka pwede mo naman i-share kung ano yung mga challenges mo as a referee. Diba? Ano yung mga pinagdaanan mo? Ano ba yung mga technically hindrance as a referee? Marami nga. Kasi syempre, since nung unang-una talaga yung sa family. Kasi malayo ka sa familia, di ba? From Mindanao to Luzon. Bago kita ipatuloy, no? Ayoko kalimutan kasi kapapasok lang ni Sir Cyril Dufitas. Yun! Sir Cy! Sir Cyril! Gandang gabi, sir. Isa din to sa mga mentor ko, yung parang tinuturuan ako paano tumakbo. Laking pasalamat din ako dito kay Sir Cyril. Sir, good evening! Kaya mo ba yung takbo na na umaatras? Yung lang ba? Referee, umaatras. Yung Brazilian referee? Oh, yung umaatras. Oo, yung Brazilian referee. Tapos nung magbigay ng card, yun ang pinakaangas. Pero not advisable siya. Parang katuwaan lang ba? Parang ganun. sige, tuloy mo na, tuloy mo. Pero Cliff, yung yes, Coach. Paghugot ba ng ano, kay card. Sir Cyril ba natutunan yon yung mabilis na paghugot? Hindi ka. Pwede. Pwede ka na naman eh. Pwede. Pwede. Hindi lang yan ha, kasi matinik yan eh. Tuloy mo. Biro lang yon sir. Lagot. Para ano, para mag-guess siya dito. Medyo ilang questions. Yun nga, yung balikan natin yung hindrance ng mga difficulties. Yun, yung isa pinaka tangible dun yung talagang malayo sa familia. Kasi siyempre, since nung pinanganak yung mga bata, never ako lumayo sa kanila. Technically, isa ako sa nagpalaki, parang ganun. Siyempre nga, college pa. So, nandun na sa akin. Yun, isa. Tapos yung isa, siyempre, yung pagiging referee naman, kung dito mo lang, you know, since wala pa tayong professional referee na tinatawag, so, yung income basis mo, per game lang, eh, paano kung walang game? Di ba? So, nung time na yun, aside from officiating, na pumasok ako sa isang BPO company, so, fortunately, natanggap naman, so, dun, parang part-time, para dagdag ano din konti kasi 'di ba yung livelihood dito sa Manila hindi naman siya well, alam natin expensive so kailangan may extra talaga. Yun ang nakita ko kong challenges dun. Kasi dati naalala ko pa sila si Richie Ganaban kung nanood siya kayo nila sir. Dati yung UFL time yeah. Tapos after ng game, nagmamadali ako. Sabi si Richie, o ba't ka nagmamadali? Eh, hindi nila alam na may part-time job na ako nun. Kasi sinasahod ng ano, so UFL, parang binigyan ng allowance. Sabi ko, sir, honestly, may part-time job na ako. So, kaya every time nung game, di ba, kumbaga, kung 5 p.m. mag-start, so matapos siya ng 7 p.m., eh, may pasok ako sa BPO company ng 9 p.m., so pagkatapos ng game, makinig lang ng ano assessment konti from our assessor. Habang nakikinig, nagbibihis na ako pang opisina na attire. Sabi, oh, what ka na mo dili? Sabi ko, sir, may pasok pa ako, sir. Sabi, sige, makinig ka na lang habang nagbibihis yun. Nagbibihis ako. Para yung challenges. Tapos yung pasok ko ng time niyon from 9 p.m. to 6 a.m. So walang tulugan yung puyatan talaga. Eh, time na yun, kaya pa. Kasi kailangan eh. Pwede mag-relax. So, yun. Isa sa mga challenges yun nung time na yun. Pero, siyempre, nangyayari yan sa'yo, no? Yung mga challenges na yan. May point ba na parang sabi mo sa sarili mo na feeling ko hindi enough yung kinikita ko dito sa referee? Parang gusto ko nang i-full-time tong pagiging... Yung part-time na sinasabi mo, meron yes, ba sa yes. Ganun? Sige nga, i-share yes, mo. Honestly, meron. Pumasok talaga yun. Siyempre, yung, nung naging FIFA ako, tapos, story lang konti, Coach, kasi nung naging FIFA ako ng 2014, so, pag naging FIFA ka kasi, may tinatawag na confirmation stage. Kasi yung pagiging FIFA, i-endorse ka ng football association mo, which is Philippine Football, FF, sa FIFA. Tapos, pag magkaroon ng exam, gano'n, kapag capable ka, tsaka kailag,
FIFA ka na. Pero prior to that, before ka magkaroon ng mga appointment, may tinatawag na confirmation stage. Eh nung sa confirmation stage na yun, nag-failed ako sa fitness. Kasi siguro, not in a preparation, tsaka rookie pa lang, hindi ko pa alam yung paano. Kasi yung fitness test talaga hindi siya bira. Kaya siguro, sa tingin ko, pag after football career, bira mo lang may makita na proceed to officiating, mostly, di ba, coaching. Kasi siyempre, isa din siguro yun, yung fitness talaga napaka-demanding. Sa referee fitness test, napaka-demanding talaga siya. So, yun na yun, na failed ako ng fitness noong 2014. So, buong 2014, wala akong appointment sa international. So, yun, parang discouragement na. Pero sinabi ko rin sa sarili ko, baka hindi ko pa time ngayon. So, yun, parang take it to positive mindset na lang. So, ginawa ko yung siyang lesson learned na hindi pwede ganun. Hindi pwede siya basta-basta lang pala. Hindi pala ganun yung inisip ko. Kailangan talaga na hard work tsaka perseverance. Tsaka yun, balik natin yung dito na. So, wala nga akong income sa buong year na yun. So, kailangan ko mag part-time dun sa BPO company. Anyari, so, muntik ka na. Sabi ko, mag-full-time na ako dito. Tapos, siguro, blessings in disguise lang din. Nagkaroon ng yung UFL na nga. Nag-start na 2015. Sa ko. Tapos, biglang dumating yung appointment. Mga siguro one week before ko mag-decide na mag-full-time ako, dumating yung appointment ko. Galing ka sa FIFA. So, mag-officiate ako ng under-16, AFF under-16 sa Cambodia. So, sabi ko, baka pang-referee nga talaga. Kasi, siyempre, hindi ka naman pwede basta-basta lang mawala. Kasi, pag ganung appointment tournament, minimum at least 2 weeks, di ba? Or pag hanggang group stage, 11 to 12 days. Eh, wala namang company na papayag. Pag full-time ka na ganun, mawawala na number of days. So, yun. Siguro, blessings na lang na din. Nagkaroon ng appointment bago ako mag-decide na mag-full-time. Kung hindi talaga, wala. Siguro, referee lang. Lang ganun. Pero, bakit hindi ka na, hindi ka napunta sa coaching? Hindi mo rin ba na subukan? Hindi, nag-coaching ako nun. Nung trabaho ko, diba, sa city, dipolog, sa nasa sports committee. So, coaching technically yung trabaho ko dun. And, speaking pala, bakit mabalikan natin? Kasi nanood si Giovanni para credits to sa kanya. Kasi nung time na yun, siya yung currently FIFA nung time na yun. So, naka-assign siya sa Macau kasi nga wala pang professional league sa atin. So, dun siya. Tapos, palagi kami nag-chat. Tapos, nakita ko pa siya nag-referee ng LA Galaxy. So, guess what? Who's that player? Sinong player nung time na yun, di ba? So, kinilig ka. Yung kita ko. Parang, siyempre, David Beckham, binigyan mo ng, naiwan ko, nabigyan ba yan ng card si David Beckham ng time na yun, or parang nagkwento sila, tapos yun pala mismo sa pag-shake hands niya ni David Beckham, di ba? Sino bang hindi ma-envy dun? So parang yun, sabi ko, Job, pwede ba sa ako sa officiating, ganun. Bakit? Sabi niya, oh, walang... Inaboy-aboy niya siguro yung kamay niya siguro pagkatapos dun. Di baka tetanin si natin si Coach Bunny na nanood ngayon. di ba? So yun, naging inspiration ko. Tapos nagtanong ako sa kanya, paano ba? Sabi niya, sige, ganito. Binigyan ako ng mga tips, binigyan ako ng mga clips. Sabi niya, okay, mag-referee ka. Gusto mo, endorse pa kita. Kasi nung time na yun, kung if I'm not mistaken, Sir Cyril pata, yung chairman. Pero personally, hindi ko pa kilala Sir Cyril dun. Sabi lang ni Giovanni na kilala ko yung chairman, of course, by being FIFA, di ba? Yun, siguro, nandun yung parang interest na develop na. Kasi makita mo, kababayan mo, kashats mo lang, di ba? FIFA, tapos nandun, capable mag-referee sa ganyan. So, yun, parang gusto ko rin, sana in the future, gusto ko rin maging ganito. Parang yun, nagsimula. Na bakit ako napunta sa officiating? Yung Cliff, Coach Mike, may nabasa ako sa comment dito, malakas ka daw sa inuman. Hindi ba, Wrong, dahil, totally wrong. Dahil magsak ka sa, magsak ka sa fitness test? Technically, hindi. Kasi, lang yun, siguro yung time na yun, yung training ko,
kadalasan gabi. Eh may nag ano na sa akin noon, nag-advice na dapat morning and evening kasi sa fitness test hindi mo alam, biglaan morning, biglaan namang gabi. Eh siyempre yung time na yun fit na fit pa. So kumpiyansa lang ako, sabi ko ah kahit parehas lang naman pag gabi at least tumatakbo. Yun ang nasa isip ko. Kaya sabi ko lesson learned talaga yun. Hindi talaga pwede magkumpiyansa. Eh pagdating sa Brunei yung confirmation namin, yung time na yun sa Brunei is ano tagtuyot matawag dun sa Tagalog yung parang dry ano El Nino dry season o dry season ganun parang si Mike dry season. So sobrang init, so pinatakbo kami 9 a.m. in the morning. Siguro kung may estimate ko lang yung temperature nung time na yun, siguro about 36-37 degrees, so napakainit talaga. Yung katawan kaya pero yung mentality talaga black. Blackout, wala na akong, parang munti ka ng ambulance nga yung time na yun. So, yun. Ah, biro lang yun ha, natanong ko lang. Alam naman natin na hindi ka napunta dyan kasi we really know na disciplined ka. And alam natin, ano, thank yung you. Mga Pinoy kasi mahilig sa inuman, sa ano, pero na joke ko lang yun. Alam natin na yun yung mga iniwasan mo kaya ka napunta dyan, di ba? Coach Mike, yes, coach. Kaya even us, tama, hindi tayo... Tama-tama yung mga sinasabi mo, partner, no? Na hindi ka mahilig mag-inom, no? Tama-tama. tama na yun. Okay. Yung question ni Coach Mike kasi, naging practice ano ng mga referees. Alam naman natin na hindi enough yung sahod. Natanong ni Coach Mike kung bakit hindi ka ba nagko-coach. Kasi like sila Coach Alan, di ba? Yung mga yes. referees natin kasi hindi enough. Si Sir Saluria, nagko-coach sa college, nag-officiate. Yes. Parang ganun ba? Karamihan sa mga referees natin, dalawa. Pero ikaw kasi, hindi ka pumasok sa coaching, pero doon ka naman sa corporate, sa company. Yes. Kumbaga, yes. may work ka, tapos football, which is actually safer. Ano? Kasi yes, hindi ka pwedeng maipit, kumbaga, sa mga issue. Yes. Yun ba talaga decision mo? Umiwas ka muna yes, sa coach. Coaching? Kasi ang daming pwedeng pasukan eh. Para yes, officiating, coach. Tsaka ano lang. Technically, tumpak lahat yung mga sinasabi mo, coach. Yes. Kung ano lang, chances lang ng mag-coaching, meron, nandun yung opportunity. Kasi nga, dami rin tayong mga kakilala na nandito na naging coach na. So, mag-offer ng coaching kahit mga elementary level, age category. Pero yung inisip ko kasi, pag ganyan, di ba may humahawak na team, eh ako bilang referee, paano kung ma-officiatan ko yung team nila, na senior team nila? So, it parang tinitake ko rin for consideration. So, yun, kaya inisip ko, sige, try, at least may credibility naman ako. So, try ko muna, pumasok sa opisina. Kung baka sakali lang, matatanggapin. Pag wala, so, meron, pumasok pa rin talaga sa isip ko yung coach dito sa Manila, aside from refereeing. So, pero yun nga, blessings na pumasok ako sa opisina hanggang ngayon, sa opisina namin na pagkabait. So, yun, thankful pa rin. Yun. O, bago naabutan mo ba si ano? Oo, wait. Itanong ko lang, naabutan mo si Billy Joe Kim po, yung kaibigan ko na ano? Oo. Nagre-referee? Oo, yes. Si bro Billy Joe. So, then, regards. Nanonood yun eh. Yun. Oh, kung pwede, bro. Sabi ko nga kung pwede. Shout out. Bumalik siya. Oo. Kasi nagwo-work siya sa corporate, ano, eh nag full time na siya eh. Medyo yes, iniwan niya yung officiating. Yes, at saka yung ano dun, alam mo yung dating opisina ko dun sa itong Along Ayala sa Makati. Likod ng opisina namin, yung opisina nila kasi sa Shell siya dati nagtrabaho, di ba? So kadalasan magkikita kami dun sa likod kasi may kainan, meron. Mas magkita kami ni BJ dati. Yung status ba ng ano before Clifford, nag-iba na ba sa ngayon? Yung about sa pagiging referee, yung status ng, siyempre yung number of games, di ba? Siyempre, sabi mo nga,
doon kayo umaasa doon sa matches eh, sa pag-officiate. So, meron na ba siyang improvement before at saka yung ngayon? Yes, napakalaking improvement nung since pumasok yung professional league na. Kasi yun ang pinaka nagkaroon ng chance. Kasi pag wala kasi yun, yung limited lang din yung international matches mo. Kasi siyempre yung binabasihan nila, tulad ng sa AFC, yung di man naman ako basta-basta pumasok, makapasok sa AFC kung di yung wala tayong professional league dito sa Philippines. So credits talaga sa PFF na nagbuo ng Philippines Football League na ibig sabihin sa top league na professional league lang. Hindi siya yung parang league lang na ginawa. So professional league talaga. Eh, yung laking tulong. So nagkaroon tayo ng chance sa international level. So yung sa officiating side naman, so dati, di ko talaga pwede masabi sa kanila na tala, punta tayo sa Manila parang officiate. Kasi limited yung games eh. Ngayon, di na ako mag-alinlangan sabihin na kung gusto mo mag-officiating, there's an opportunity talaga. There is a career in officiating. Dahil nga sa professional football league natin, may mapupuntahan talaga. Yun ang mahal. Okay. Mike, medyo nakarami na tayo. Seryoso sa kwentuhan, ano? Half-time muna tayo. Half-time. Pero sa referee, hindi half-time, ano? VAR, di ba? Nire-review nila yung ano? VAR. May game kami dito na bagong-bago. Kasi referee yung guest namin. Ang tawag natin, Mike, ano ito? VAR game. Yan. VAR, VAR break kung tawagin. So, pinapansin ko lang pala yung so, jersey ni yung Coach Aris Manu, GG Manu. Yes. Yan. So ito yung game, Clifford, no? Yung hindi naman siyang game pero parang ano lang. Kwentuhan lang din, no? I-share mo lang kung ano yung idea mo. Oh, pero yes, bago ang lahat, bago tayo mag-proceed dun sa first picture, no? Ano ba yung pagkakaintindi mo dun sa, para sa iyo ba ang VAR is naging malaking factor or malaking tulong sa officials or sa mga referees? Or na, or to the point na nag-iiba na yung flow ng game because of VAR? Ano yung perception mo dyan? Perception ko, personally, talking about personal perception bilang, hindi bilang referee, mas as a football enthusiast lang, no? Sa tingin ko, mas okay pa rin yung parang old school football kasi nandun yung drama, part na yun yung mga bad calls ng referee, yung mga non-call, di ba? Yun naman talaga yung nagbibigay ng drama dun sa football, eh. Kaya nga siya tinatawag na the beautiful game kasi may mga expected. Diba? Yung personally, as a football enthusiast. Pero sa officiating naman, oo, laking tulong talaga siya. Kasi yun nga, football ngayon, modern football, siyempre hindi maiwasan, pagsabayan na rin yung technology. Tapos nung recent last year, pumunta kami sa Malaysia kasi annually may meeting kami dun sa AFC, lahat ng mga AFC referees pumunta. Tapos nandun din yung head sa FIFA mismo, yung world head namin si Luigi Colina, una kilala niyo yun, yung bald na yung kalbo, yung maangas. Yun. Siya yung mismo nagbigay ng report sa amin na kailangan talaga to for the improvement of the game. Kasi nga, di natin maiwasan, pwede natin sabihin na yung parang mga gastos na napakalaki yung ibang team. So, unfair sa officiating side kung mag-playing safe pa rin tayo. So, yun. Best na sinasabi niya, nag-decide daw sila na mag-invest din. So, yun, magamit ng technology. Kaya nagkaroon ng VAR. Which is, nung ginamit ito, 97% accurate siya. Although not 100%, pero napakalaki ng percentage, di ba, 97%. So, nakakatulong talaga siya. Pero yun nga lang, when it comes to technology, talaga, sasabay dun yung cost, di ba? So, kaya hindi lahat nakakagamit. So, yun, yung perception ko sa VAR. Yun. Ikaw ba, Mike? Gusto mo yung VAR? Yeah. Ako naman, ba, Coach? Ako naman, no, Cliff, tsaka Coach Aris, pagdating naman sa VAR, masasabi kong
agree ako doon sa sinabi ni Cliff na okay pa rin yung human factor, 'di ba? Yep. Yung reality yes, ng sir. Human factor ng officiating. Pero kasi pag gusto mong i-recognize naman yung flow ng technology ngayon, which is yun na yung trend ngayon ng ano eh, ng itong generation na to eh, 'di ba? Generation, yes, modern football ang tinatawag. Football eh. So pagdating sa coaching, may mga aspeto na ganyan din eh. So pag siyempre hindi pwedeng maiwan ng referees, 'di ba? Kasi the more nagmagaling yung mga coaches, yung mga players, dapat pati yung referee sumusunod. So pero ang tingin ko naman, siguro kasi sa bilis ng game, yung linesman talagang pag sumipa ng bola at hindi makatakbo ng ganong kabilis, hindi naman 100 meters dash yan eh, na maka-inline yes, sa maka-inline dun sa goal. So I think nakatulong siya kasi yung beauty of the game, which is yung team na kung na-score siya because of the line technology, di ba? Kung goal siya, pero hindi na goal ng linesman, siguro medyo, yun yung mga downside eh, pero sabi mo nga, yung human error, it's given. Pero, yes. Siguro kung maganda gamitin at maayos gamitin yung VAR, I think it will be more beautiful siguro. It's for me, ah. Absolutely, coach. Yes. Yes, coach. About you, Coach Aris? Ganun rin. Pero ang tanong ba, kaya ba yung sinabi mong magastos? May idea ka ba ano, Cliff? Let's say sa PFL ito, next time. Lang. Oh. Kasi sa Southeast Asia, yung gumagamit ngayon is Thailand. So, syempre may kakilala din tayo doon. So, medyo nagkaroon ng kwentuhan, magkano ba magastusin ng mga ganyan? So roughly lang, di naman siya accurate ah. Disclaimer lang, di ko sinabi na accurate talaga yung yes. yung pagkaalam ko. Ginagamit lang yung standard ng FIFA kasi hindi ka talaga basta-basta magkaroon ng VAR. So kailangan may pahintulot ng AFC or FIFA. So sabi nila, yun ang pinaka-standard lang yun yung ginamit nila. So roughly, so kung sa pesos si convert yung sinabi niya sa akin kasi baht yun. So around 200 to 250,000 din yung gasto per match kung gagamit ka ng VAR. Oo, yun. Kaya shocking din ako. Oh, ganun. So yun, kaya na magsabi kung applicable ba siya. So sa tingin nyo, parang ganun. Yun nga. So kaya costly siya. Diba kung di lang siya mahal, why not di natin gamitin dito? Bakit yung ibang country hindi nila ginagamit? Bakit selected countries lang yung gumagamit ng ganyan, di ba? So, hindi siya ganun-ganun kadali-dali. Ayun, magsabi tayo ng, dapat may VAR. So, dapat alamin muna yung background ng VAR, anong mga requirement nito. So, yun. So, hindi siya madali. So, yun ang... Okay, anyway, dahil hindi kaya dito sa football life, kayang-kaya namin. Video analysis review tayo dito sa Football Live kasi ikaw yung guest natin. May ipapakita kaming picture tapos pag-usapan natin kung anong meron dito bago tayo bumalik sa second half ng kwentuhan. Tama, Mike? Yes. Yung instruction? Yes, tama. So ito na yung first picture, no? Alam ko, baka aware ka dito sa nangyari na to. Yun. Okay. Yun? Yeah. Si Suarez, ano? Luis Suarez. Yeah. So, sumisilip, nagsisneak in. Baka pwede mo kaming i-enlighten bakit nakakuha siya ng yellow card because of that sinat. Yes. Kasi, yeah, sasabihin ko sana pero alam niyo na pala. Sabihin ko sana yellow card siya nito. Parang ganoon. Kasi nasa law yan pag yung tinatawag na review area, VAR review area, parang yung screen na yun kung pumunta ka diyan. So kapag pumunta ka, lumapit ka sa referee, may distance. Sorry coach, na kailangan ko pa ng para review ulit. May distance yan, saan ka lang pwede. So pag ganoon kalapit, pag sumilip ka, not necessarily player, but kasi kahit team officials, coaches, yung bench, kahit sino, basta nasa lineup, may yellow card talaga. Kasi part siya sa unsporting behavior. Kasi pwede mo parang ma-deceive yung referee. Parang, ref, dapat ano yan, tingnan mo. So, dapat solely
responsibility ng referee lang talaga yung pwede dyan, yung may tawag nito access sa area niyan. So walang ibang pwede. Yeah, yeah, yeah. Okay. Very good, no? Na-enlighten tayo kasi syempre meron palang ganung rules, no? Kailangan hindi ka parang kumbaga sa pagbago ka mag-take ng penalty, oh, diyan lang muna kayo sa labas ng penalty area, di ba? Kailangan yes, parang kailangan may ganun. So para pa siya. So syempre hindi natin alam eh ngayon, at least aware na tayo. Pero wala pa naman tayo VAR, so wala pa may yellow card. Soon. Ay, tsaka ko, Coach, parang hindi kasi natin na ano, open up ko lang. So, itatanong nyo ba mamaya kung kailan lang pwede tumawag ng VAR or may VAR intervention? Sige, ituloy mo na. Sige, go ahead. Ituloy mo na. Oh, sige, since nandito na tayo, siyempre, para ma-enlighten din yung iba, di ibig sabihin, every time na non-call ng referee, kailangan ng VAR. So, kailangan lang siya ng VAR kung una-una, goal, no goal situation. Tapos yung pangalawa, yung penalty, no penalty situation. Tsaka yung pangatlo, yung red card. It's either red card or yellow card situation. Tsaka yung pangapat, yung mistaken identity. Mm-hmm. Yung bang nabigyan mo ng red card yung ibang mali na player, instead si number 5, number 6 yung nabigyan mo, yun, pwede magkaroon ng VAR intervention. So other than that ng sinasabi kong apat, so wala, hindi pwede mag-interfere si VAR din. Yun lang pwede. Yun. Eh bakit sinasabi yung Real Madrid eh maka-VAR daw? Ibang opinion na yun, Coach. Wala na ako dun. Hands up. Wala na. Joke lang. Okay lang. Hindi kasama yun. Laging, nagiging issue siya, partner, eh. Kasi lagi ako nanonood ng La Liga, eh. Pag Real Madrid, laging may penalty. Pero, ano lang yun? Biro lang yun. Pero, meron comments about that. Okay, ito yung next picture for sure. Merong controversy kasi dito, Clifford. Baka magulat ka lang. Pero, I know you know this. Okay. Oh, yun. Yun, si Idol. Yun. So, ang tanong. Isa sa mga ano, play, national team player, ma-appreciate ko rin yung contribution ni Anton sa Philippine football natin, no? Kasi yung alam naman natin yung contribution niya. So, alam natin yung knowledge niya. Kasi aside from player, he is also management, di ba? Yung sa sevens. So, at least parang yung nagbigay din ng pag-asa sa mga footballers na meron silang mapupuntahan na aside from PFL, meron ding iba, yung sevens, which is okay para sa akin kasi nagbibigay ng opportunity sa mga football enthusiast niya. So, ano ba, Coach? Ano ba yung ano, gusto nyong umano dito? Merong kaming nabasa kasi okay. Binanggit, di ba, na parang humuhugot si Anton, ano, na parang ito, disclaimer din, ha, baka anuhin kami dito. Pero gusto lang nating iklaro na parang may nangyaring sisihan or parang dahil natanggal daw sa sevens yung mga referee, parang gumante, ganon, ikwento mo nga. Okay. Ayaw mong ikwento, okay lang, pero kung gusto mo. Yung sa ganun, kasi nag-point ng pangalan, so wala ako sa position para ano, so sorry for that, hindi ko na elaborate yun, Coach. Yung ito lang, yung parang, kasi nangyari sa amin during the bubble, di ba? Alam naman natin yun, kasi ano. Sa, yun lang yung sa point nun, bakit nagkaroon ng ganung situation. Eh, misunderstanding lang talaga siya, kasi yung may game ata nila against, ano ba yun, Coach? ADT ba yun? Oo, oh, yung ganun. So after the game, medyo, yes, Marlica, medyo nagalit nga si Anton. Eh, nung time na yun, nandun din kami sa field. So, hindi naman nagagalit talaga ng ganun yun eh. Kahit sinong player. So, parang galit na galit talaga siya. Eh, yun pala, yung palabas na yung co-referees namin, tinanong niya kung ganun ba talaga, bakit palaging delayed ka tumatawag. Eh, nung sinagot ng co-referee namin, sabi niya, wait and see. So, kayo, Bob Coach, pagsabihan kayo ng wait and see, anong pumasok sa utak nyo, nasa galit kayo na state of mind. Di ba, parang iba? Yes.
O parang sinabihan na wait and see, parang ganun. Yun ang pumasok sa ano isip niya kasi. So yun, nag-explain naman kami na okay naman to, coach, disclaimer lang na okay na to. So yun, yun lang dun sa point na yun. Yung ibig sabihin ng wait and see kasi part yung sa refereeing technique namin. Yes, makita yes. Nyo sa loss of the game, meron, eh, di ba coach, ikaw alam mo yun, wait and see technique, di ba? Yes. So sa part na yun, syempre alam naman natin, considering the score, the outcome of the game, yung kaya yung sinasabi natin, so intindihin din yung emotion ng player. Yeah. So sa part lang siguro namin na medyo na ano kami, kasi wala namang sigurong referee na magte-threat ng player, never nangyari yan, di ba? So yun ang dinipensahan ko. So ayaw kong mangyari talaga yun sa kahit sino sa officiating na ano. Eh nung kinausap ko si team manager nila, si Coach Choi ba yun? Si Coach Choi, di ba? Kalusod, oo. So in-explain ko, sabi ko, coach, pasensya na, misunderstanding lang to. Paki-explain na lang kay Anton na yung ibig sabihin ng referee ko, ibig sabihin niya, wait and see. Kasi nga, delayed, wait and see, yes. Delayed, eh, marang dinidelayed mo yung call. Di ba nasa loss yun? Alam niyo naman yes, to, yes. Bilang coach. So pag titignan mo, so, hindi mo nasa advantage yung bola. Yes. Pag hindi correct. Na, okay, isa ka tatawag. Yes, oh, di ba? Oh, yun, alam niyo naman, di ba? Oh, so yun lang naman point ko dito na totally misunderstanding lang yun. Sorry kung medyo nagkaroon ng ganun sa side namin. So para basta i-clarify ko lang dito, yun ang nangyari. So yun, para ma-clarify din. Salamat din sa mga tanong niyo, coach, kasi para ma-clarify din ng iba. Okay, actually yun ang purpose, Clifford. Yun ang purpose talaga dito kasi syempre one side eh, di ba? So at least dito sa football life, salamat. Two-way tayo eh. I mean, balance tayo dito. Diba? Kaya naitanong namin to, it's not for anybody's ano favor, no? We wanted to clarify things para at least hindi rin maipit yung isang side. Like, sa inyo. Yes. Kasi syempre, naalam ko na may point naman kung bakit ganun yung tawag. Siguro, ang intindi ko, depende kasi kung paano sinabi partner eh. Oh, ikaw ah, wait and see ah. No, hindi nga tinanong kasi nakita pala. Namin eh palabas. Okay, yes, sample. Yes, correct. Yes, coach. Yes. Sinasabi ko parang ganito, 'di ba? Oh, Aris, ah, wait and see, ah. Magkaiba eh, 'di ba? Magkaiba. So, yes. Sa aspeto na 'yon, nagkaroon ng problema na iba yung understanding. Pero at least okay na 'yon. I mean, naipaliwanag mo naman Clifford. At least okay na siya, klaro na siya. Diba? Yes, coach. Thank you, coach. Yun. Salamat. Kasi sa side din namin. Kasi ganito kasi yun, coach. Eh. Di ba, makikita natin sa mga comment. Yeah. Parang, although hindi siya, parang, alam nyo na, sa side namin. So, pero, ang saklap dun, hindi kami pwede mag-rebut dun sa comment yun mismo. Kasi napaka-unprofessional naman. Tama. So, salamat sa may ganito. At least, napaliwanagan na dibigay na namin yung side namin, ano nangyari. Diba? Kasi, alam mo na. So, di kasi namin pwede i-defend yung sarili namin through comment lang eh. Yes. Diba? Yeah. Because, alam natin, haters gonna hate. Kahit anong explain pa namin, talaga wala. Yun pa rin yung paninindigan nila. So, yun. At least yung may ganito. Thank you din. Na-appreciate din namin. Yun. Importante yun, Clifford. Kasi, Clifford, kasi pag hindi mo na-explain yun, hindi magiging klaro sa mga manonood. Di ba? Hindi nila maintindihan kung ano ba talaga yung nangyari. Pero anyways, sabi nga natin, halfway lang tayo. Balance lang, kumbaga. Meron pa ba, correct. Mike? Yes, correct. Isang picture o wala? Wala na. Okay na yun. Oh, so anyway, bago... Lalagpas na tayo sa 15 minutes halftime break, partner. Oo, baka may yellow card. Ma-fines na tayo yan. Oo. No, ma-fines lang. Diba, ngayon, ano? Clifford, may fine din yan pag lagpas ka sa 15 minutes, di ba? Yes, sa international game, meron yan. So napaka-mahalagang bagay yung timing talaga. Kick-off, halftime break, yun. Malaking bagay talaga yun. Pero kasi partner, pag sa NCAA... Sige na, tinatawag na. Okay lang. Wala mo penalty. Pero pag international, hindi pa yun, di ba? Yes. Yun rin siguro yung palitan natin na habit natin. Nasanay tayo dito sa Pilipinas, ano? Kaya nating diktaan yung mga referees. Eh, pag punta natin international, nasa sanction tayo, napapahiya pa tayo minsan. Kasi naging habit natin dito, pag ginawa natin sa labas, ano,
bumabalik sa atin. Yung ano, anyway. Arthur, nangyari yun ha? Yung binabanggit mo, nangyari yun sa... Ano? Oo, alam ko, kaya binanggit ko. Anyway, may guest tayo later siguro na pag-usapan yung topic na yun. Ngayon, going back ano doon sa issue na may mga haters, may mga comment kasi, which is even tayo na nanonood na parang sinasabi nila na yung officiating, sinisira yung play, yung mga ganun, ang daming bashers. Pero ako personally, and I think even the others, ano, yung officiating natin, hindi naman ganun eh. Umangat na yung level ba? Kumbaga sumasabay. Before kasi, or let's say sa development kasi, hindi enough na magagaling lang yung players. Dapat sumunod yung coaches. Yeah. Dapat sumunod yung officiating natin. Dapat yung admin part rin susunod. So, yung mga yun, kailangan lahat yan naangat para yung football development tuloy-tuloy. So, yung referee na sinasabi nila na nahuhuli before, ngayon, humahabol siya eh. Ikaw mismo, Cliff, na napapanood namin, hindi na ganun kaano. Yung standard ng calls mo, andun na. Although may mga mali-mali na ganyan, hindi naman yes. Siguro. Medyo yung tanong kasi namin doon. Partner, may naalala ko. Pwede ko naman tanongin siguro kay Clifford kasi tapos na yung bubble. Merong isang yes. Moment doon eh. Okay lang tanungin ko, no? Yung scenario, ikaw yung referee noon eh. Yung scenario kay... OJ Porteria, tapos si Custodio, yes. Ano yun? Sige, meron ako naiisip na kung bakit ganun yung tawag mo, pero gusto ko yes. Yung mag-explain. Sige, yes. Sige. Alam ko ano yung isip mo, coach, kasi bilang coach, alam mo yun. Alam mo. Okay, aminin ko may foul, pero ang tanong, saan? Yeah. Diba? Dun ang tinatawag natin yung kanina, balikan natin yung wait and see. Saan yung foul nangyari? Yung habang nagtatakbuhan siya. May hugot, may pulling konti, pero nasa labas ng penalty area. Pero nung time na nasa loob ng penalty area na, ano sa tingin mo, coach? Foul pa rin yun o hindi na? Bumagsak na lang. Kasi siyempre, parang side to side na sila eh. So, di ko naman sinasabi sa player yun. Pero di ba... Kung tatawagan mo siya, hindi siya penalty, nasa labas na siya. Di ba? Yes, yung tinatawag natin kasi nagbigay ako ng wait and see, pero yun pa rin yung part of the game yun, yung may hawakan talaga, di ba? O, pwera na lang kung obvious. Di ba, kung makita nyo lang ngayon sa laws of the game, yung bago, yung definition of holding, pag tatawagin mo lang yan, yung may clear impact, siguro nung sa labas pa lang bisbo yung hatak-hatak na hatak talaga, yung obvious na obvious, yun, siguro. Pero sabay eh, di ba? So, napaka-unfair kung bigay mo. Kasi pag ganun kasi, alam natin, dogso yun. Tapos nangyari sa labas ng penalty area. Yes. So, mawalan ng isang player. Yeah. So, bigay ka pa ng, ano, sa ganung call. So, you think, on your part, is it fair for both teams or the other team? Di ba? So, kasi yung sentro ng pagiging officiating, fairness talaga, number one. O yun, so, na-mention mo yung dogso eh. So, na trigger lang sa akin kasi syempre either way around magiging issue siya eh, whether in favor of the other coach or in favor of the other coach, di ba? So yung situation na yon, paano niyo kina-classify yung dogso? Yung dogso kasi alam natin diba denying an obvious goal scoring opportunity yun. So apat na criteria, kung may hawak ng bola yung attacker, yung sa kanya talaga, tapos yung wala ng depensa, parang tapos yung direction ng bola towards the goal and also the distance. So lahat ng apat na criteria must nandoon para mag decide ka ng dogs. So yun, pag kung sinabi natin yung initial foul na nangyayari sa labas, yung hinatak, so kung hindi na tumuloy-tuloy si OJ Porteria, which is nagbigay sa akin ng hint na gusto niyang ituloy yung laro, yeah, di ba? Yeah. So doon pa lang, so ipasok mo yung apat na criteria nun, pasok, di ba? Pasok yung lahat. So, dogso talaga yun. So, pero hindi siya penalty. Pero kung bumagsak siya, dogso. Dun sa labas. Yes, hindi siya. Yung unang hatak. Tapos, kasi foul. Kasi yung, parang nagsabay na sila tumakbo, going towards inside penalty area. Well, fair, naging fair na siya eh. Yeah. Di ba? Parang sabay na sila. Tapos na, siguro na,
outpowered lang si OG nung time na yun, kaya siguro siya nabagsa kasi knowing Custodio also meron malaki siya prowess, eh. Yeah. Diba? Oh, malaki siya. All dito kailangan putin consideration talaga yun. Di yun basta-basta lang ano yung nakita mo, yun na yun. So nagbigay ka ng advantage, tama? Nagbigay wait and see. Yes, wait and see yun. Parang wait and see. Kung hinila siya, the moment na hinila siya, eh bumagsak siya, pwede mong bigyan yes. ng dogso. Yes, yun. Red card, direct free kick. Okay, yun. Okay. Yan, yan. So, at least, di ba, sabihin mo, kung hinila siya, kung anong ginawa niya? May isip niya, di ba? Yes, anong ginawa niya? Nagtuloy-tuloy siya eh. So, si isip ko, gusto niya ituloy yung momentum. Yeah. So, bakit ko siya tatawagin? Eh, paano kung tumawag ako nung tapos, yung pala, tuloy-tuloy niya, ginugol. So, hindi ko mag-goal tuloy, di ba? Parang ganun. Pero, another aspect na rin naman yun. Pero yung sinasabi mo yun, yun ang perception ko dun sa situation na yun. Yeah, yeah, yeah. Yeah, thank you. Nasagot mo siya, maliwanag. Yun. Yung mga issue na ganyan, ano, Coach Mike, tsaka Cliff, parang nagiging unfair kasi for referees na, well, especially sa mga losing teams. Yeah. Yung mga bad calls na ganyan, di ba? Unlike sa coaches kasi may press con sila, may ano eh, referees. Wala. Ano yan eh, aalis na lang. Protektahan yes, na lang sila. Tapos, although kayo, meron kayong personal or I mean yung group, di ba? May inspector na nagre-review yan. Yes, for assessor. Yung assessor, pinapanood nyo, nire-review nyo for ano. Pero anyway, yun, ikaw mismo nagsabi, ano, maganda ito. Kasi ikaw yung pinakamatapang na refereeing tumanggap dito sa offer. Ang dami naming in-invite eh. Mula kay Alan, kay Ray, kay Sir Alubin, kay Cyril. Pero prior to that, coach, siyempre, nagpaalam talaga ako sa si Jensek namin, so sa chairman namin. Kasi yun nga, yung mga ganitong issue. Pero sa tingin ko naman, kung masagot lang ng maayos na wala ka lang tinatago or something na walang parang sabi natin yung parang black and white na blurred area, parang gray zone. Yeah, yeah. Diba? At least, mapaliwanagan din yung ano side naman. Kaya yun din naman yung isang purpose na tinanggap ko na, sabi na lang tinanggap ko to, kasi with permission nga. Yung parang, at least na-appreciate nyo din. Diba? Never nangyari na may, na referee na ganito. Kaya sinabi ko kay Coach, Coach Mike nga, Coach, parang, mahirap yan kasi siyempre scrutiny ba, di ba, sa officiating mahirap talaga. Hindi, naiintindihan namin yun, Clifford, no? Kasi nung kami naman nagtanong kay Mr. President Sir Jimmy, si Sir Jimmy Sumugod, yes, siyempre, he was not as active as what you are right now, eh. So, baga sa kanya, yes, yung mga previous tapos na, oh, yes, yes. Yun, Sir Jimmy Sumugod pala, shout out Sir Jimmy, sorry, hindi ko na alam. Isa din yan sa mga assessor ko, yung mga mentor, yung palaging nagbibigay ng mga pointers, ganyan-ganyan. Assessor ganyan. Yes. Sir Jimmy, good evening, sorry. Yan, matapang rin yan kasi naging guest yes pala namin. Oo. Yes. Oo. Tapos laging sumusubaybay dito sa football life natin. Sir Jimmy! Clifford! Siyempre, yes, Coach. Nabanggit na namin yung mga ganitong issue for sure. May mga players dyan, may mga coaches dyan, or may mga enthusiasts dyan. Ano yung mga, may mga advice ka ba or mga tips ka do sa mga aspiring na gusto rin maging officiate or official like you, like referee like you? Yes, isa din yun sa appreciation ko sa inyo, Coach, kasi nung mga ganitong bagay kasi, yung mga aspiring referees, makita nila na yung referee natin dito, binigyan ng halaga. Hindi yun tulad dati, okay, referee lang yan sila. Basta lang, mga ganun. So, sa mga ganito, isa din yun sa ba't ako pumayag. So, yun, sa mga young aspiring referees, para sa atin to lahat. So, there's a future in officiating in Philippine football talaga, masabi ko sa inyo. Kasi, yun nga, may isa man nangyari. Hindi lang sa akin, yung co-FIFA referees natin, mga ganun. So, yung opportunity nandun. So, isa pa, huwag matakot pag binigyan ng opportunity, grab talaga kahit anong klaseng game pa yan. Kasi dun kayo matuto eh. Sa, lalo na sa mga big game, baga yung parang crucial game ba. Eh, saan pa ba kayo kukuha ng game? Siyempre, dun na. Para yung intensity, mas mabilis matuto eh pag ganyan. Tapos Cliff,
Yes. Habang sinishare mo yan, ano, yung ini-encourage mo yung mga upcoming Filipino referees, na mention mo yung intensity. I-share mo nga yung first time mong mag-referee sa international. Yung mga previous na referees, ang daming kwento yan eh. Sila Sir Jimmy, sila ano, may mga hindi nila makalimutan na ano, international yes. experience. Ikaw, kasi andiyan ka na rin lang, meron ka bang ikikwento yung yung pressure, yung ano, na kahit nagkamali ka or naipit ka na senaryo, ikwento mo naman. You know, actually, dami talaga, local and abroad. Pero pag sabi natin abroad, kasi para sa akin, dun nga sinasabi ko before, para sa akin, the game become big or intense pag nandun yung crowd. Kasi nga, tinatawag sila na the, tawag nito, the 12-man, di ba, sa team. So, kapag nandun yung crowd, dagdag ng intensity yun eh. So, aside that, siyempre, yung level of competition, anong competition na pinupuntahan mo. So, yun, I put it to consideration also. So, may nangyari nga sa akin under 19 sa Indonesia, considering home team pa yung Indonesia nun. Tapos, kalaban nila, Malaysia. Tapos, di ba, knowing that pag sinabing between Malaysia tsaka Indonesia, yung rivalry ng football nila, napakagrabe. Regardless sa age category, di ba? Alam naman natin yun, bilang football ano enthusiast. So yun, before pa lang the game, inisip ko na, patay, parang ito na to. Parang chance ko na to. It's parang mixed emotion siya eh. It's either chance ko na ba to para mapakita yung capability ko or baka ito na yung parang magiging downwards ko. Parang ganun. O, hindi maiwasan ko. Yung, alam mo naman, fans ng Indonesia, di ba? Gano'ng ka-intense. O, nung time na yun, 25,000. Under 19 category lang yun, ha? So, semifinal. So, napaka-importanting game. Blessed din naman ako. Binigay sa akin. Pinagkatiwala sa akin yung game na yun. Cliff, nga, Cliff. Game, Cliff, yes, ituloy yung kwento mo, no? Kasi experience sa mga player, yung mga ganong kalaking crowd, may experience pa isang player na ihi eh, nag-CR eh. Meron ka bang moment na ganon? Na, syempre, ang daming crowd, may pressure, parang... Yes, pero wala naman. Yung parang, yung kaba, nandun, importante yun. Ibig sabihin, kailangan mo i-take seriously yung bagay na yun. Yes. Pag kinabahan ka. Kasi pag mawalan... parang wala kang kaba, parang the more sa akin lang, the more kang magkamali eh, parang napakano, parang kalma wala. Oo, kalma ka lang. So sa akin, laking factor yung kaba factor before ka mag-officiate ng game. Kailangan yun. So para focus ka, bibigay sa'yo ng focus. Pwede iba-ibang approach, pero personally para sa akin, yun. Yung ano, kaba, tapos after that, intense. Pero pag since, pag na-start mo na i-blue yung first kick-off whistle mo, automatic, believe me, parang yun ang na-experience ko. Parang nag-officiate na ako ng 50,000 plus na crowd. So yun, pagpasok pa lang, syempre, yung intensity, intense, grabe talaga, nakapatinig balahibo, di ba, goosebumps. Lalo na pagsabay-sabay kumanta ng national anthem sa home side. Oh, parang parang nahahatak ka sa kinatayuan mo eh, parang ganun. Pero after nung mag-blue ng kick-off whistle, wala. Parang wala. Focus mo talagang magde-divert sa game mismo. Game yun mode na yan, oo. Oh. Yes, parang game mode na. Parang ganun. Oh. Yung ano, international, wala ka namang issue na naipit ka or may nag-complain na coach? Meron ka bang experience na ganun? Sa awan ng Diyos, wala naman coach. May isa lang, yung tinatawag na controversial, under 16. Indonesia, ironically, Indonesia pa rin. Kasi yung under 16 saan yun? Sa Myanmar ata nilaro or sa Cambodia. I think sa Cambodia pala. Tapos may yung star player nila, sinasab. Before mag additional time na ng halftime, pinasok nila. Tapos ang ginawa, patapos na yung game, pawisal na nga ako ng full time. Eh, siyempre, off guard ako. Kasi pag, di ba, pag ano ka, mag-whistle ka ng half time, titingin ka sa center circle, tapos mag-blue ka ng whistle. Tapos ganun. Eh, nangyari sa likod ko, yung pala, siniko niya yung player ng Thailand. So, siyempre, red card. Eh, sabay, nag-blue na rin ako ng whistle.
So dun parang nagreklamo sila, nag-blow ka na ng whistle, bakit pa pinag- technically pumasok na nga yung player dun sa dugout nila eh. Tapos nag-discuss kami ng team ko with my assistant referees and fourth official. Pumasok na sila dun sa dugout, tapos pinapalabas pa namin na so kailangan eh ano, sanction talaga yun kasi warrant for red card talaga. Kaya yun, daming yes, nagreklamo. Bakit nga pumasok na daw sa dugout? Bakit pa pinalabas? Pero technically according to the law, walang sinasabi kung saan ka lang pwede magbigay. Technically from even before the start of the game, during pwede ka na magbigay ng red card eh. After the game pwede. So yun, ina-explain. Yun. Pero alam mo coach, yung time na yun, pag-uwi namin sa hotel, yung IG account ko, daming request, daming friend request galing Indonesia, lahat. Gusto nilang ano. More than siguro, 300. Yung grabe yung dinidelete ko lahat yun kasi sobrang dami. So parang galit siguro kasi star player nila yun eh. Tapos yun, unfortunately, talo sila yung time na yun, yung pumasok Thailand sa championship. Diba, yun, parang na-scrutinize ako nung time na yun. Pero pag makita yun sa YouTube, ewan ko kung hindi pa dinidelete, makita yun sa YouTube, yung moment na yun. Ah, makikita siya. Anong game yun? U16? Yes, Indonesia versus Thailand. Tapos red card, Sadil Ramdani. Oh, mention akong pangalan, yung star player nila. Anong year? Yun lang. Kailangan ko review ulit. It's either 2018. Wala ganun? 2018. Hindi pa dinidelete nila yun. Yun lang. So far yung sa pinaka ano ko. Tapos yung iba, yung isang game ko yung sinabi ko, yung natalo sila sa semis din, sa under 19 naman yun. Wala namang tawag nito yung parang call na talagang nakakaagaw pansin. Yung nakakaagaw pansin lang dun after ng game, yung hindi kami nakalabas ng field agad-agad kasi nag-amok yung mga fans kasi hindi nila tanggap yung pagkatalo ng team nila kasi napakaya yung expectation nila eh. Yun, nagstay kami mga 5 to 10 minutes ata sa field kasi binato kami ng ano, kasama yung Malaysian team. Andun, yun ang pinaka-wild na experience ko bilang referee international. Oh, 2017 yun, Jeffrey Goles, kasama ko to. Shout out, assistant referee ko siya nung time na yun. Part! Good evening, Pard. Hi. 2017. Isa siya sa nag-design. Ay, galing. Yung ano, yung yung ikaw mismo merong injury or nag-cramps ka. Dalawa na yung na-experience ko ng ganito eh. Sa UAAP dati, finals, yung referee nag-cramps, pinalitan. Tapos si Alan noon sa Iloilo kami, nag-cramp siya, pinalitan. Grabe ka naman, dila ka nag-send na naman si Alan ng ano, red card. Hindi na, nag-send ng red card video kaya, sa akin eh. Nag-send din sa akin. Coach Alan! Wala ka bang ganon na ano, Cliff, na red card, na injury ka, ay na red card, na cramps ka or ano? Thank God, coach, so far wala naman. At ayaw ko talaga mangyari yun. Kasi, syempre, bilang referee ka kasi, fitness is most priority. Oo, andun yung technicality. Pero yung technicality kasi, makuha mo yun kung pag-aralin mo within 3 days na talagang tutok na tutok ka lang. Pero wait, when it comes to fitness kasi, hindi mo siya makukuha ng 2 months, 3 months lang. Hindi, dapat whole year round yun. So, siguro, kung nagkaroon ng ganyan, siguro masabi ko lang, yung preparation, di ba? Kulang siguro. Or depende din. Di rin natin masabi kung the day before, masama pakiramdam mo. Di ba? Lahat, pwede mo i-consider ng factors na yun eh. Pero yun nga, bilang referee, top priority is fitness talaga. Eh ngayon bubble. No? Ito yung pinaka-last na issue natin, yung bubble. I-share mo yung issue. I-share mo yung experience mo doon sa bubble. Na 2 days lang yung mga interval ng games, di ba? Tapos, siyempre, yes. Tapos, susungkitin yung ilong mo ng paulit-ulit, di ba? Yes, coach. Actually, naka-anim. Inilang ko talaga, binivideo, ginawan ko talaga ng memorabilia yun eh, kung ilang beses ako natusok sa ilong. Feel ko nga, lumaki na yung ilong ko, coach eh. Laki na nga, dadagdagan pa. Tapos yun,
Pero sinabi ko may isa kong post, talagang historical moment talaga siya. Proud ako, nakasali ako dun. Kasi in years to come, pag-usapan pa rin yan sa ayaw natin sa hindi, di ba? Kasi rare moment in football history na magkaroon ng bubble amid, di ba, unprecedented pandemic ngayon. So, yun ang pakita talaga na kudos to PFL na tuloy pa rin yung game na talagang love natin. So, yun, experience ko, personal experience, maganda na medyo parang bittersweet kasi nga dun yung may swab. Pero for our own safety din naman yun, di ba? Yeah. Di ba, na-appoint ako sa labas. May ganung settings din na nag-hotel kayo. Pero iba to eh, ibang settings to. Di ba, kaya nga pandemic, di ba, tapos isa-swab. Kaya parang bantay sarado kayo, limited, pwede lang dito, hindi pwede lumabas. Tapos pagdating sa field, kailangan dito lang, hindi pwede ganun. Di ba, parang bantay sarado. Parang, yeah, bittersweet siya eh. Napakagandang experience din. Tapos yung camaraderie between referees, assessors, PFF staff, PFL staff, talagang best, isa sa mga the best experiences ko sa officiating career ko yun. At hindi ko talaga makalimutan, PFL Bubble 2020. Yes. I will treasure that moment forever. Yun. Okay. And congratulations. Congratulations. Performance niyo ang ganda, hindi siya Abad ano. Ah. Thank you. Ang galing. Sorry lang okay. Sa mga siyempre may shortcomings, 'di ba? Yun, hingi kami ng apologies, pero we did our best. So, yun, successful naman, 'di ba? Kung kayo anong sa palagay niyo, para sa amin on our side, it was a successful tournament for us. Yes. So, thank you talaga. Yun. So, may game tayo dito, especially sa iyo na referee. 'Di ba, Coach Mike? Ano yung tawag natin sa game na 'to? Red. May shout out din pala si Archie Reyes taga Cebu. Ting. Good evening. Ang ingay. Ang ingay. Dito si TJ Filoteo din, shout out taga Zamboanga naman to, Zamboanga City, tsaka si Sir William, Sir Yami, tsaka si Doc Paber, Zamboanga, dami pa, basta Zafa family, regards po sa lahat, good evening. Yun. So hello sa inyo mga ka-football life dyan. Yes. Okay, yung game namin para sa iyo Cliff, ano yung first guest namin na goalkeeper. Ang tawag namin, penalty shootout. Tapos yung iba, dahil referee ka, yellow card or red card? Okay. Yun. Magpapakita walang kami pass ng, dito, walang play on. Yellow card, red card, or walang. Warning. Pwedeng warning siguro, ano? Okay, warning. Walang warning, partner. Okay, kasi kailangan mag-score tayo. May scoring tayo dalawa eh. Sige. Walang warning. Yellow card lang or red card. Okay? Pag, yellow card, play pa. Pag red card, evict. Out. So, Mike, bato pick tayo. Okay. Bato pick. Una ka. Panalo. Una ako. Sige. Sige. Ito yung first picture, no, Clifford? Yes, coach. Yellow card or red card? Siyempre, yellow yan. Ito. Malinis eh. Sige, panindigan ko na lang yung tawag nito. Yung credibility niya. Parang ganun. Alam mo naman yung kulay. Kulay pula na, oh. Oh, so para sa akin, Sergio Ramos, although idol kita, pero red card ka talaga sa galing, ha? Tapos siya din naman kasalukuyan yung pinakadaming red card player, di ba? So, yun, bigay ko sa kanya. As an honor yun, hindi naman yun parang bad side sa kanya, pero red card, Sergio Ramos. Sorry, partner, sorry, red card ka. Ito, susunod, for sure, yellow card lang to sa'yo. Yung nasa kaliwa. Yellow card. May red na. Yung nasa yellow card. Di ba, dalawa lang. Yellow card go and red card stop. Yellow card. Kasi ito, Sir Alan, isa laking factor din. Although, hindi maging perfect pag kasi sino man nakaupo. Pero personally sa akin, laking tulong.
si Sir Alan, laking tulong din to sa akin. Yung mga payo, o mga ganun. Aside from payo, other things, laking tulong din to Sir Alan. Tsaka si Ray. Si Sir Ray. O, proud ako dito kasi first ever Filipino. Kahit sabihin lang natin futsal yan. Pero World Cup, o, saan ka pa mga ano, di ba? Nakikita na yung yes. World na yun eh. Yun ang pinaka-pinnacle ng career. Ako din, isa din sa mga pangarap ko. Pero, yun nga, sinabi ko, I dream big but stay realistic. Mahirap pa magsabi. So, yun na lang. Basta, yun, yellow card para sa kanila. 1-0. Yellow card, ha? 1-0, partner. 1-0. May gusto lang akong ano, sabihin kay Coach Alan, ano? Sa picture. Coach Alan, pwede ka nang huminga, ha? Medyo matagal na yung stomach mo dyan. Ito, alala ko, ano to, first game dun sa Ilocos na parang opening ng pitch dun, di ba? Yung napagagandang pitch nila. I think game to ng Perth Glory against Azcals, yun. Siya yung assessor ko, tsas ako yung nag-referee nung time na yun. Okay. Yun. Ito, partner, 1-0 ha, labang ako. Yabang mo. Siyempre, red card. Vice lang yan eh. Red card dyan, siyempre. Alam mo naman yung pinagkakuntungan niya. Patay politics. Oh, I hate politics talaga. Pag dating sa mga ganito. Yellow lang, di ba? Yellow. Yellow na lang, yellow. Kasi, ano ba? Pagbigyan niya na si so, mahirap na magsabi. Yes. One all. Ito, football yung usapan ha, pag nagmumura, di ba? Pag nagmumura, red, di ba? Football, oh. Yellow din, kasi siyempre, pangulo natin. Yellow. 2-1. Pangulo natin. Tapos, siyempre, proud din ako from Mindanao, di ba? Pero bukod sa from Mindanao, eh, leader natin yan, presidente natin yan. So, respect. Yes, yellow. Yes, 2-1, my friend. Yun, Sir Jimmy, yun, yellow, syempre. Yes, yellow. Yellow lang yan. Magagalit yes. Yan sa'yo pag ni-red card mo, ha? Hindi, wala, di naman eh. Kasi nagpapayo din naman. Di ba, honestly, pag na-appreciate mo yung tao, pag yung intent niya sa'yo, yung pure, alam mo yun, yung gusto niya i-develop talaga, parang ganun. Kaya na-appreciate ko yung lahat ng assessor namin, yung gusto lang talaga yung umangat yung referee. Isa to si Sir Jimmy. Kaya saludo ako. Salamat. Yellow. Yes. Okay. Partner, ano na score? 3-1 na. Ah, 2-2. Yeah, 2-2. Okay. Kaya ka talaga. Yun, Sir Edwin. Yellow. Red Kasalukod card. Kasi chairman namin to. Partner, lagot ka. Dead. Di naman sa ibig sabihin na ano, pero chairman, so naka-position, respeto talaga. Now, regardless sa mga sinabi ng iba, opinion nila yun. Kung sa akin, ano yung personal relationship niya sa akin? Yun lang naman. Yeah. Yun lang yung tinitingnan ko na point of view, di ba? Yes. So, yellow card, Sir Edwin. Sir, good evening, Sir Edwin. Okay, 3-2. Nakausap mo ba? Nagpaalam ka kay Sir Edwin? Yes. Technically, honestly, before talaga ako po ano dito, nagpaalam kay Sir Edgar Stanes sa staff namin, si Sir Abel. Si Sir Edwin, syempre, hindi pwede. So, yun, sabi niya sa akin, go on, proceed. Ma-clarify, di ba? Oh, thank you, ha? Nagpapasal. Pero di ba, sa Coach Mike, nagyaya ka na before pa lang nung bubble. So, yung time na yun, hindi na ako nagpaalam sa kanila kasi alam ko naman talaga sa side ko na going towards the bubble, tapos may ganito, hindi natin alam, di ba? So, yun yes. Na, after ng bubble, so wala na akong reason para tanggihan, which is okay, hindi naman to. So, kaya pumayag ako. Siyempre, permission nga. Thank you, sir, sa pag-alaw kay Clifford. Thank you very much. Yes. Tapos, ikaw rin, Sir Edwin, ha? Oo. Ilang beses ka na namin, ano, siguro sa Christmas, bigyan mo. Next picture. Score 3-2, ha? Lamang ako. Yan na yung next picture. Meron na? Wala pang lumabas. Wala na. Ayan.
Yan. Yellow, Angel. Yellow. Kailangan natin. Sige, yellow. Kasi yeah. Yung ano, pangalan ng kapatid ko, isa yung kasunod sa akin, Angel. Nanood ngayon, Angel. Angelettes. Siya ba yung nagsabi sa pangalan na ano? Oh. Clifford, take, oh, yun. Taken na yun eh. Dapat red card. Taken na yun eh. Ako, yeah, sige, ano red card. Hindi, yeah, yellow card lang. three ito, bumati siya. Proud of you, kuya. Love you. Sabi niya, si Angel. Yes. Daypuyat. Yun. Okay, sad na kapatid. Three all. Sige, three all. Yun. Yellow card. Obviously, yellow card. Nag-iisang female na una-unahang nag-officiate sa highest level ng competition sa UEFA. Grabe. Oh. So, kalimutan ko pangalan nito, pero talagang hinangaan namin to kasi pambihira may babae. Nag-referee nga to sa Bundesliga eh, sa men's division. Oh, grabe. So, as referee's perspective, yes, ito. As referee's perspective, talagang hanga, salute, yellow card. 4-3. Lato, Mike. Pero, tanong ko lang, may mga female referees ba tayo na active oh, ngayon? Oo, yun pala. Shoutout sa kay Jessa, female FIFA referees natin yan. Nasa Germany ngayon kasi yung husband niya, German. So, wow. Yun. Jessa, kung nanood ka ngayon. Tsaka si Merlo, ito, senior namin to. Merlo Alvano Silva nasa Japan. Nasa Davao. Ito sa matindi din to AFC female assistant referee. Dapat oh. Experience din isa din to sa ano, sa female natin nag ano talagang na proud din. Baka Clifford, yun, pwede mo kami shoutout pala Jay Rabi no nanood. Oh, Clifford, bye. Maingabi. Clifford, baka pwede mo kami i-connect sa kanila ha, para meron din tayong female guest dito. Sure. Nag-guess na yun sila eh sa yun sa iba namang yung ano, yun sa female ano ata yun kay sila Natasha Belay. Pinay, baka sa Pinay yun, sa Pinay. Pinay football. Oh ba? Si, pwede ko rin sila pagsamihan. Yes. Okay. Si Merlo pala FIFA World Cup per natin yun yung sa ano 2023. Grabe. Ano ibig sabihin mag-officiate siya sa 2023? No. I mean, nag-officiate sa qualifier. Ah, okay. Sana pakapasok sa ano. Pero doon na yun eh, kasi qualifier, di ba? Yeah. Involved ka na technically, although not unprecedented, pero yun, involved ka na sa... Wow. Naging bagay na rin. Partner. Congrats kay Merlo. Oh, congrats. Lamang ako ha, 4-3. Ulit, ano ka ba? Oh, ito, partner. Oh, correction daw, sabi ni Archie, si Ma'am Raquel Bautista, pero... Yun, di ko alam, sorry pag nagkamali ako kung siya ba, si Ma'am Raquel ba yung first FIFA female referee. Oh, para si Ma'am Raquel, si Jessa pala ng Iloilo. First female Ilo. So si Ma'am Raquel, sorry ma'am. Shoutout ko na lang ikaw, sorry. Ma'am Raquel, good evening, Ma'am Raquel. Si Archie pala, police din eh, no? Police. Oh, updated 'yan. Pero Archie, hindi mo na habon yung coaching ay, ha? Maghula ka. Kasi isa din siya sa senior referee namin dito. Hindi pa ako nag-referee niya si Archie Reyes. So, talagang isa din yan sa mga senior namin. So, alam, may mas marami siyang alam. Kasi ako, siyempre, recently lang, mga new generation, kumbaga. Yeah. So, yun, mas updated siya. Mas nakakaalam siya. Archie, matanda ka na. Report. Ito. Yellow card yan. Kasama yan. Picture, ano po? Yellow card. Yellow card po. Yes, mga kasawan. Grabe yung bonding namin dun sa ano. Alam namin yung struggle namin sa isa, yung support namin. Yun. Eto, lalo na to si naka-green, si Brother Cardo. Kasi yung sa mga ganyan kasi, hinahangaan ko yan. Kasi nga sa fitness, ganung age, parang hindi naman sabi natin no, matanda na. Pero nung age... Pasado. Lahat kami sa fitness test. Yun. Talagang... Saludo ako sa mga yung kumuha nag-coop up pa rin sa tawag nito sa fitness although nasa ganyang level na. So saludo ako kasi hindi ko alam eh pag dumating ako sa ganyang age hindi ko alam kung fit pa ba ako. Kaya ko ba makipagsabayan, 'di ba? Knowing that you're officiating in a professional league. So yun, saludo. Yellow card yan. Hello. Mga idol, mga boss. Yellow card lang yan mga kasama. Pero hindi fitness test yung basihan, ano? Walang
walang ano, hindi porke malaki yung chan mo or yung itsura mo unfit, pero pasado ka sa fitness test, yun yung basihan, ano? Yes, yung pasado ka sa fitness test talaga. Okay. Kasi yun naman talaga sa officiating, kasi may sinasabi nga sa amin tulad sa international level, yung pagiging FIFA, passport lang yun. Pero pag hindi ka pumasa sa fitness test, wala kang visa. So hindi ka pa rin makakalipad, di ba? Wala ka pa rin appointment. Correct. So hindi siya assurance na technically good ka, eh hindi ka naman pasado sa fitness. So yun, yun talaga yung fitness na priority. Visa, tinatawag namin yan visa. Oh, visa yun, kahit may passport. Clifford, sumagot si Sir Jerry. Correct, Raquel Bautista is first FIFA assistant referee. Yeah. Assistant referee. Oh yeah, si Jessa kasi referee talaga, central referee. So yun, dun ko i-emphasize si Jessa sa first female FIFA referee as a central. Oh, all na tayo, Mike, for all, di ba? For all, for all. Pampanalo. Ay, delikado yan, delikado. Ang panalo yan. Red card yan, red card. Siyempre, yellow card yan. Kaya nga nag-picture. Diyan tayo masira sa karir, di ba? Crush red card yan. Crush yeah, Lodi yan. Oh, di Lodi, ba? Yellow card. Oh. Yellow card. Lodi yan eh. Crush Lodi. Diba? Basta lahat ng naging national team player, ibig sabihin, binuhat yung bandel, tawag dito? Bandila. Flag natin. Bandila, yes. Bandila natin. So, yun. Saludo. Lodi yan, Lodi. Yellow card. Oh, 5-4 na. 5-4, partner. Ito, red card. Meron pa. Meron pang picture, di ba? Oh, meron pa. Yun, idol yan. Yellow card. Oh, napaka. Yung number 9, yellow card. Yan ang red card. Kasi, in-invite ako. Parehas yellow card. Kasi, kahit nakatalikod, kilala ko eh. Yellow card, both yun, yellow card. Oo. Yan. Yan naman. Yan. Magkaharap kami ni Mike dyan eh. Oh, kayo pa. Ikaw pala yung coach. Yan. So, eto na, ano? Bago tayo mamimili kung sinong mananalo. Ngayon, si Archie na late kasi. So, bibigay natin yung clue sa The Coaching Eye. Ano? Para mahulaan mo, Cliff, kung sino yung napili namin na kwentong kahawig mo. So, ulitin ko sa akin para may chance rin si Archie manghula. Magbibigay ka na naman ng clue na para manalo ka agad eh. Eh, ikaw, sinabi ko na, di ba? Ito, Pilipino na artista, action star. Tapos, yung sabi ko nga, pareho kayo na ano, matinik. Matinik sa... Matinik sa ano... Matinig sa paghugot. Siyempre, action star. Huhugot ng baril eh. Di ba? Tinawal, dadagdag ka na naman ang mga clue eh. Kala ko nakabupo na tayo dyan, coach ha. Matinig rin humugot ng, ano, alam mo na, action yan eh. So, isa siyang sikat na ano, pag sinabi ko kasi yung word na ano, hulang-hula na eh. Basta isa siya sa mga action star. Tapos, active pa rin siya ngayon sa showbiz. Hindi siguro sa acting, pero sa reality TV. Medyo andun siya involved eh. Oh, Mike, ikaw naman. Sino yung kwentong kahawig mo? Baka may chance ka dito. Sa akin, no, ano to eh, Filipino, syempre, local, singer, no? Ano to eh, marami tong mga ginawang mga kanta na ballad. Ayan na naman eh. Kung ballad. Ano yung sinisingit mo eh. Ballad siya. Ballad. Tapos, nandun rin siya sa ano, Pinoy Dream Academy. Ayan eh, kung dinidetalye natin eh. Ayan ang pandaraya. Ay nako. Ayun yung na. Sa akin ba? Ano siya, ballad. Ay hindi, wala. Ay, ano ko lang. Binigay mo na yung... Si ano? Sige, sino? Si Buano. JR Shabok? Yun yun? Hindi. Oh, hindi. Wala ah. Oh, yung sa akin. Oh, bawal mo ulitin ah.
Alam ko, kilala mo to kasi medyo yung dating, ikaw na ikaw eh. Oh, ba't ibibigyan mo ng clue? Ayan, kaya naman, hindi mo talaga ba naman? Nire-remind ko. Oh, tinaw mo naman talaga oh. Tulong. Tapos, bumalik na naman siya sa showbiz, pero ay, hindi niya sa acting. See, binibigay mo na talaga yung clue eh, para manalo eh. Hindi, kahit mayroon yung clue, hindi ko pa rin hindi, mag-guess hindi eh. Yan. Pero tinatawag siyang bad boy, pero Robin? Wala na, binigay mo. Robin Padilla. Not counted, no, not counted. Ang layo. Lodi yun, yun ang pinaka-lodi. Not counted. Mike, wag ka na. Not counted. Not counted. Hindi, ganito. Tingnan natin yung picture. Tapos oh, sige. Pabiliin natin. Oh, Clifford, mamili ka na lang kung sino yung kadikit mong kamuka. O, oh, sige. Okay, sige, sige. Ganun na lang. Oh, ganun na lang. Sige. Diretso na ako. Oh, yes, oh, si Bugoy. Bugoy Drilon. Alam mo naman. Oh, oh. Oh, alam mo na. Oh, alam mo na. Sino talaga medyo malapit ang itsura, ha? Obvious naman. Obvious na obvious si Bad Boy. Tingnan mo naman. Hindi mo nahulaan kanina yung Bugoy, pero nung nakita mo yung picture, alam mong si Bugoy, di ba? So, kilala mo. Oh, alam niya. Ako naman yung hawig ni Bugoy. Yeah. Oh, sige. Pero si Cliff, Robin yung hawig. Alam ko naman, hindi ka magpapamanipulate kahit kanino dahil pag nagdesisyon ka sa red card, yellow card, decision yun eh. So, ano yung, sino? Ang ano, sino yung, sa picture na yan, sino yung pipiliin mo na ano? Sa picture, siyempre, laking karangalan, eh siyempre si Lodi, pero si Bugoy, mas malapit kasi. Yeah! Yung complexion niya. Diba? Yung complexion, parang ganun. Yeah! Pag si Lodi Robin, wala, napaka talaga. Arnel, igigess ano ko ulit yung referee kasi hindi mo mamamanipulate. Tanda. Eh, nahuli na nga niya eh. Hindi mo mamamanipulate. Tanda mo yan. Pag nag-decision, pabigay. Pag nag-decision ng referee, kung ano yung tama, ikaw kasi lagi ka nagmamanipulate eh. Hindi ah. Oh. Kita mo naman na nanalo ako, pero pagbigyan natin kasi... Wala ka ba? Siya naman yung nag-decide doon eh. Manalo ako, 2-2. 2-2 na tayo? Oo, 2-2 na. 2-2. Yun si Mick, shoutout pala Mick Jan Pineda. Part, yun sa din sa upcoming rising referee natin yan sa Pilipinas. Si Rafael Abuan. Oh, partner, bigay... So, yung discount ba sa Decathlon kay yes. Ano? Ibigay natin kay, ano, kay Clifford, syempre. Yes. Tapos dito dun. Oh, nakahula rin si ano. Sino nakahula? Oh, sino nakahula? Si Archie. Si ulit? Ay hindi, si Ryan nauna. Ay hindi, si Alvin nauna. Oh yun, bigyan natin si ano, bigyan natin yung discount. Kay Alvin Pustanes, siya nauna. Oh, kaso nasa Malaysia yan, so sa akin na lang yung ano. Oh, ako, kay ano na lang, kay Cliff na lang yung pinsan discount. Pinsan ko, pinsan. Ay, pinsan mo. Oo, nasa Malaysia sila ngayon, nanonood. Okay. Bago tayo magtapos ano ang final ano final kasi na question is yung wish mo sa football tapos ano yung football pero bigyan ka namin ng chance mag shout out ulit sa mga ano ang daming bumati sa iyo. Yes, kaya nga eh hindi ko ma shout out lang so may time pa naman, di ba? Shoutout yes. Po. Go. Kasi sabi ko kanina, PFF, lahat, PFF staff, shoutout. Mas sila mamadya pala, nandyan, shoutout. Sa kanina sila, Sir Alan, shoutout ko na lahat ng assessors namin yun, si Ma'am Raquel, sino pa ba assessor na hindi ko na, ano. Basta lahat ng assessor namin, thank you. Siyempre sa family ko, di ba? Shoutout ko na yun, thankful. Mamang Ina nanood ngayon, yung papang ko, iwan ko kung nanood. Tapos yung anak ko, si Bibi, Bigam, sa Saysay, sa kapatid ko, si Angel, si Hina, si B-Boy, alam ko, nanood din yun. Lolo ko, saka yung mga kapitbahay dun kung nanood sila. Tapos, pagdating naman sa referee, lahat ng referee, Seda, tropang Seda, alam niya kung sino-sino kayo. Shoutout, salamat sa memory sa bubble natin. Yun pala, match commissioner natin, nakalimutan ko, Coco Torre. Yun, yes. Kudos.
si Sedel Tupas, wala, laging nag-mention yun pag ano yun. Laking tulong din. Robin, Baldo, sino pa? Mga PT dun. Sino pa yung nakalimutan ko? Basta yung mga referee. Yung, ito pala yung makasama ko palagi pag tuwing lumalabas, pag ako yung referee sa FC, si Chris Mike saka si Giovanni. Nasa Bacolod, si Giovanni saka si Chris Mike, nasa Lukban, Quezon. Si KB, mga kapatid ninyo, la brothers. Saka yung mga kasama kong FIFA referee, si Steve Suplicencia, si Linjun Talaber, saka yung assistant si Francis, si Kent Gobuyan, nasa Iloilo, si Rayleigh, yung sila Rayleigh pala, paano, sila strong kasi nabahaan sila sa Montalban, sila Aldus Merapuentes, yun sila, nabahaan. So, si strong, bangon lang, kaya natin yan. Sa pagdating naman sa Mindanao, yung Zandifa president namin ngayon, si Sir Banga, tapos yung Jensek, si Osilito Pastoril, tsaka yung nasa Dapitan ko, si Sir Bor, yun, isa din to, sa laging tumulong sa akin, Bor, si Pakaw, so from Yaman Langit, Dax Family, Gumela Brothers, Bugoy, si Reginald Jukes, player din dati ng UFL yan, kilala. Si, yun, sa player naman, si Jerry Barbaso, tsaka si Aaron Altice, kasama ko nung last 2 days ago, punta ng BGC. Yun. Yun, sa si Paulo Pascual, safe flight chong, ngayon ata flight niya. Sino pa ba sa Ducks family, lahat yun, alam nyo na, si Palang, kasi nagpapashoutout yun eh, parang araw sabi pa-shoutout daw, sa Palang. Si John Lloyd Bastasa, Bastasa Brothers, si John Michael Bastasa, yun, si Al. Sino pa ba, basta dami. Tapos pumunta naman tayo sa Pagadian, Sir Abad. Sir Abad, president ng Pagadian Football. Adrian Layugi, Team Y Kumpiansa, Zaid Malang, Balin, Webel Giliar, Jimboy Dufiles, napapasta yun, kasamang referee yan. Tapos pagdating sa Zamboanga yun, Doc Faber, Sir William, Sir Yami, good evening, Buenos Dias, si PJ, kabatch ko yun sa officiating, tsaka lahat ng Zafa. Tapos sa lahat ng referee, aspiring referees, yun. Lahat, magandang gabi. Shoutout sa inyo lahat. Kung may nakalimutan man ako, mamaya lang, i-message ko na lang personally. Si Angel, yung kapatid mo, oh. Oh, Angel. Oh, na-shoutout ka na yun, Angel. Hindi, may sinasabi siya. Shoutout mo daw yung ano. Ay, oh, si Ma'am. Si Ma'am Catalina sa mga relos. Yan, si Kapitan. Kapitan ng barangay namin. Yun, nanood ata sila ngayon. Si Ma'am Catalina. Hey, Ma'am, good evening. Catalina. Family niya. Sabi niya, Tagalegs, kaayo lang, din ako masugakod, sabi niya. Yun, shout out, ma'am. Good evening, mga friends. Sabi ni Adrian, pwede ka nang mag-senador eh. Nadami ng followers mo. Friendly tayo eh, friendly tayo eh. Oh, so, yun. Kasi ako, totoo, coach, binavalue ko talaga. Friendship, binavalue ko talaga yun. So, napakarami nila. Obvious pa sa naman eh, kaya tatlo pala, eh. ibang side yun. Obvious naman eh. Ano ka ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, after three years, may pang four na eh. Pinapawisan tuloy ako doon, coach. Binalik mo na naman ulit, ha? Mga biglang may mag-pop dito. Hindi lang po tatlo. kasi tanggap ko, yun naman talaga, di ba? Kesa yung itago natin, pangit, parang yun, yes. Talaga, yun, proud naman ako, proud father, kasi nga, responsibility, wala naman akong napabayaan, so yun. So, although, career-oriented muna, wala muna yung relationship, happy naman, di ba, yun lang yung importante, di ba? Tama. Tama. Wala kang nakalimutan, baka may magtampo sa'yo. Ma, yun nga eh. Bakit may nakalimutan pa ako? Sa Davao, oh, ito pala si Sir Percy Guarin ng Cagayan. Yun, sa mga referees ng Iligan. Si Percy na buhay. Oh, si boss ko rin, si Sir Erwin Protasio ng Davao. Sir, isa siya sa competition committee, head ng competition committee. Yun. At napatay ko na kanina yung chairman namin ng referees committee, Mr. Nanyola. Chairman namin, syempre, hindi makalimutan si Mr. Alubin, Sir Alan, sila lahat yun. Syempre, yung birthday boy ngayon, ha, si Giovanni, isa yun sa pioneering na nag-support pa sa akin, yun. Si Ma'am Inero, yung asawa niya ngayon, yun, ikaw nanood. Good evening, ma'am.
Nakapila yan si Giovanni, nakapila yan eh. Nakapila. Yun, manood ako. Kasi sir, ano? Oh, yun. Yung mga Laos boys din pala dati, yung mga Laos boys, na Michael Lachenza, Vincent, nandyan ngayon sa bangkal. Stay safe kayo. Yun. Yan. Inaayaan namin, Cliff, ano? Kasi syempre, pag tuloy-tuloy na naman yung work mo, kasi isa ka sa mga, ano, syempre, wala ka ng chance or time para maglaro rin ng ganito, makikamustahan, di ba? Kasi syempre, nakafocus kayo. Bawal naman kayong maki-ano sa media and ganito, as much as possible, naka-stay lang kayo sa area partner, ng tournament. Sabihan natin siya, no? Yung mga nanonood sa Football Life, for sure, yung mga hindi na kaabot ng on time, meron tayong replay sa Coach Mike TV at saka Aris TV, ha? So, pwede nyo panoorin yung buong interview, pati yung pinawisan siya nang sa simula. Nandun yung... kwento niya si yung tagad. Yung mga ano, sikreto niya. Yun. So, Clifford, ano ang bibigyan ka namin ng isang pagkakataon makapag-wish? No? Whether mangyayari siya o hindi, ano yun para sa'yo? Yes, wish ko lang na yun, sa Philippine football, gusto natin, lahat naman natin gusto umangat yung football natin, di ba? So yun, working towards one direction tayo pagdating sa mga ganyan. Tsaka yung mga, ano lang, ito coach, balikan ko lang konti yung mga comment-comment ng ganyan. Although personal, ano nila, personal opinion nila yun na mag-comment, ganyan-ganyan. Pero ito lang masabi ko sa inyo. Kasi if you cannot respect us as a official of the game, why just respect us as a human being lang. Na pag sa tuwing may sinabi kayo, isipin nyo rin yung may family members na nanood. So, mga ganyan. Pero at the end of the day, opinion nyo pa rin yun. Yun lang naman yung galing sa amin. Di ba? Saka, pwede naman natin i-enjoy yung love of for the game natin na walang inaapakan o walang masasaktan. Parang feelings, hard feelings na parang ganyan. Pero yun nga, salamat pa rin sa support kasi ibig sabihin nanood sila, sumusuporta. Sa part na yun, nagpasalamat din naman kami bilang sa officiating side. Tsaka yung wish ko lang talaga na mas dadami pa kami referees dito sa Philippines kasi nga limited lang eh. So daming nagsasabi paulit-ulit yung makikita namin officiating kasi sila lang yung nag-step up na tinanggap yung challenge na yun kasi hindi bira. Sabi ko, di naman sa unfair kasi referee ako. Pero honestly, napakahirap talaga. Pero possible. Kasi nga, nagawa namin yung iba namin mga referees, yung nauna sa amin. So possible. So lahat ng mga aspiring referees, huwag kayong matakot na mag-step up din at saka kailangan namin kayo. Opportunity lang naman kailangan. So pag maging okay na ulit itong panahon, so sana maglaan kayo ng time para mag-contribute din naman sa officiating dito sa bansa natin. Tsaka pag matakot mag-commit ng mistake, ya, sabi ko yan sa pagano, but make sure you gain knowledge from it. Hindi yung nag-mistake ka na, iulit-ulitin mo, iba na yun. So ibig sabihin, pag nagkagawa ka ng mistake, hanapan mo ng paraan para paano ma-avoid yun in the future. Nakakatulong din yun. Tsaka yung masabi ko rin for last time na may future talaga in Philippine referee. Kasi nga, may professional league na tayo. So, may mapupuntahan. Yun lang, encourage ko kayo lahat. Yun. So, ang wish ko naman sa'yo, ano, yung bilis ng hugot mo, medyo hinay-hinay lang. Baka kakahugot mo, dumami talaga ang red card. Ang tinutukoy ko, yung card. Dadami ang magtatampo sa'yo. So, warning lang. Wala ko, medyo kaya nga sa ngayon, chill muna kasi wala, napa mahirap, lalo na pandemic ngayon, ubus na, di pa kaya. Pero feeling ko Clifford, yung puso mo napakalaki kasi ang yung pag umibig ka, alam mo yun, parang bigay di ba? All out eh. Isa ka rin pala ko, che. Kala ko naka-move on na tayo dyan eh. Partner nga kayo ni Coach Aris eh. Pero ano ba? Yung tatlo na yon, ikaw ba ang nang iwan or iniwan kanila or no further details na lang siguro. Siguro yun. Dahil complicated sa football eh, diba? Ba yan? Bakit ni red card isang mo? Ano? De, isang factor yan.
kasi nga, di ba sabi ko na, career oriented ako. So siguro, naging factor din yun. Pero further details, I'm sorry, hindi ko naman siguro ano, baka mapanood to, patay ako, parang gano'n. And then, okay na yan. Yun lang, masabi ko, may factor yung pagiging so football. Kaya itong football talaga na to, ay nakot. Istorbo sa hugot eh. Okay, so panghuli na tanong. Itanong. Lodi Clifford. Kasi ikaw yung top rising star, 'di ba? Hindi lang sa Pilipinas, malamang going upward ano. Isa ka sa mga tinitingnan namin, tinitingala, tapos talagang matikas na referee. Ano naman sa iyo, Cliff, ang ibig sabihin ng football? What is football sa iyo? Football sa akin, of course, just tugma sa title na ngayon ko, football is life talaga. Pero of course, being God is above everything else. Pero pag may kasunod dyan, is family. Tapos football life. Talaga, totoo yun yung title nyo. Talagang agree ako dyan. Kasi ito yung, para sa akin, ito yung bread and butter. Dito ako parang nagkaroon ng chance. No, ganito, never nangyari before. Di ba? Yung football, para sa akin, it's an opportunity to showcase your capability. Parang ganun. Parang anong makontribute mo, di ba? At the same time, nakakontribute ka na sa family, nakakontribute ka pa sa association, which is Philippine football. Tapos, above that, yung parang bang fulfillment sa sarili mo. Di ba? Yung iba, nagtarbaho para makapag-abroad or para makapag-papunta sa ibang country. Eh, itong sa akin, through football, na nakapunta ako ng bless ako, nakapunta ako sa iba-ibang countries dito sa Asia. Even nakapunta ako sa Samoa. O, di ba, biruin mo, never ko inisip yun na matawid ako ng ibang continent, di ba? So, yun, football para sa akin is football is life talaga. Agree ako dyan. Yun! The best. Okay. So Coach galing. Clifford, galing ng kwento mo, no? Maraming ka-inspire na mga referees na hopefully, no, madagdagan kayo, no, kung paano dumadami yung mga coaches, dapat ganun din yung officiating, at kung paano nag-i-improve yung coaching, ganun din dapat yung officiating. So, yes, sunod-sunod tayo sa pag-angat, no? Kami as part ng coaching education department din, siyempre we yes. So trying to improve football in our country. No, yan yung vision natin na someday we'll be able to reach World Cup, no, whether babae or lalaki, di ba? Yes, so, yun pinaka ano talaga yun. So yun. Per caso, yun. Top of the chain. Yeah. Oh, so hey, Coach, pasalamat din. Di ako nagkapagsalamat sa inyo eh sa opportunity na to, di ba? Thank you, Coach. Thank you, Coach Aris. Yun. Coach Mike, yung platform na to, hindi lang pagbigay ng kugay sa focus sa officiating side of football, kundi sa whole ng football community, di ba? Pati na rin kami, nasa amin, never nangyari po yung ganito. So sa akin naman, yung para sa akin, I'm just representing the Philippine referees in the Philippines. So ito, by representing the Philippine football and the referees department, salamat sa ganitong opportunity na binigay niya. Thank you din for guesting with us. So, kami ang magpapasalamat kasi alam namin mahirap kang ma-invite or abutin, di ba? So on behalf of Football Life, ang dami naming ano staff dito. Ang daming ano, dami? Volunteers. Dami, more than one. More than 1 million. So, ganito lang siguro, tulungan tayo, di ba? Kasi hindi ito aangat kung puro players lang yung magagaling, coaches, referees din dapat. And we have to appreciate you. Sisikapin namin sa part namin yun. Yes. And syempre, yung administration, yung football fans natin, medyo naging ano, ganito na lang. Kasi, di ba, naging transparent yung football kasi nababasa na natin yung mga ano nila. Sinisigaw nila sa bleachers. Pag sa stadium yan, di ba, sigaw sila ng sigaw, hindi natin narinig. Pero dahil transparent, nababasa natin, medyo affected tayo. Anyway,
part ng ano yun, ng development. So again, yes, maraming yes, maraming yes. salamat sa iyo. Keep up the good work and dahan-dahan sa hugot baka. May pahabol pa talaga. Thank you very much. Stay motivated. See you sa next you. Na thank you. Episode siguro. Invite yes, ka namin yes. pag mga ano. Okay. Yes, coach. Yes, anytime. Thank you, coach. Baka may pahabol ka. Wala. Baka may pang-apat. Okay na. Bumalat ka na naman. So, in God's will, why not, di ba? Di natin, yeah, di pwede magsalita ng patapos. Naman. In God's will. Kasi syempre, yun, di ba, di naman pwede tumanda ng mag-isa. So, yun. Pero, yun. Yes. Na, plano ni Lord yun. Clifford, stay safe. Yes. Stay safe. Okay. Yes. Yun din pala. Bukod, alam ko, sarcastic yung pagkasabi mo, coach. Pero eto na, balikan ko na lang. Stay safe din kahit lahat sa ano nangyari ngayon. Stay tayo, safe. Wear mask, yes. Yeah. We heal as one. May ano nga, di ba? May hashtag, we heal as one. Yeah. Yes. Ingat. Okay. Ingat. Coach, thank you. God bless. Thank you. Salamat thank you, talaga, coach. Coach Mike, thank you. Coach Mike, Coach Aris, thank you so much. Yes. At club ng nanonood, salamat pala sa support. Yun. Basta yung hindi ko na shoutout, personal ko na lang kayo shoutout. Good night. Okay, good night. Good night. TV at saka Aris TV yung replay. Yes. Thank you. Good night, everyone. Salamat.